Pasado alas 11 ng gabi, narinig ni Anneli ang pagparada ng kotse ni Sergio sa garahe. Kahapon pa ito umalis at ngayon lamang ito nakabalik na walang tawag upang ipaalam kung saan ito nagtungo. Iniisip na lamang niya na bahagi ng trabaho nito ang lugar na pinuntahan na hindi ipinaalam sa kanya. Or baka dahil busy lamang ang kanyang asawa, kaya wala itong panahon kahit na i-text siya. Narinig niya ang mga yabag nito papanhik sa hagdan patungo sa pangalawang palapag ng kanilang bahay. Huminga siya ng malalim. Kanina pa siya hindi makatulog. Kakaantay sa lalaki na panaytingin sa kanyang cellphone kahit man lang tawag or text. Sinikap niyang manood na lamang ng movie, subalit wala naman doon ang kanyang isip kundi na kay Sergio. Ngayong dumating na ang asawa, lihim siyang natutuwa. Nagsimula na siyang magtimpla ng gatas dahil kasalukuyan siyang nasa komedor sa mga oras na iyon. Baka makatulog siya kapag nakainom na. Madilim sa parting iyon dahil hindi na siya nagbukas ng ilaw at may pumapasok na mangliwanag galing sa labas, kaya marahil ay hindi siya napansin ng asawa or mas tamang sabihin na wala itong pakialam kung nasan siya. Tahimik siyang umupo sa isang silya habang nilalagok ang isang basong gatas. Nasa isip niya kung tama bang hiwalayan na lamang niyang lalaki dahil baka lang kasi hindi na siya nito mahal at napipilitan na lamang itong pakisamahan siya. Halos nangangalahati na ang laman ng baso niya nang maramdaman niya may tao sa kanyang likuran. Nalingon na niya ang asawa na katayo ilang hakbang mula sa kanya. Tahimik lamang ito na pinagmamasdan siya na parang sinusuri ang kanyang kabuuan sa dilim. Nakasuot ito ng boxer shorts at walang damit pang itaas. Kita niya ang magandang hubog ng katawan nito na bukod sa mukha ay isa din sa pinakahahangaan niya sa asawa. "Kumain ka na ba?" Nilangkapan niya ng kaswalang boses. "Kung hindi pa, ipaghahain kita." Sa halip na tumugon ng lalaki, ay humakbang ito papalapit sa kanya. "Hindi pagkain ang gusto ko." Saka lang ito lumingon ng nasa tapat na niya. Hindi siya umimik, bagkus ay napatitig sa lalaki. Alam naman niya na kumain na ito dahil halos maghahating gabi na. Bibihira naman talaga sila magkasabay kumain. Madalas sa office na ito nag-aalmusal hanggang dinner. Mabibilang na lamang ang mga sandali na nagsasabay silang kumain. Nakalimutan na nga niya ang huli. Nilagok niya ang lahat ng laman ng baso bago dinala sa sink upang hugasan. Hinihintay niya itong magsalita pero natapos na lang siyang maghugas pero wala siyang narinig mula rito. "Kung hindi ka kakain, matutulog na ako." Balak sana niya itong lagpasan pero humarang ang katawan ni Sergio. Natigilan siya at napatitig sa lalaki. Kita niya sa gwapong mukha nito ang frustration na kaagad namang naglaho at napalitan ng matinding pagnanasa. Nakatitig ito ngayon sa malulusog niyang bundok na natatakpan lamang ng manipis na pantulog at walang pangilalim na ano paman. Ilang beses itong napalunok at kita niya rin ang pagtaas baba ng Adam's apple nito. "Anneli, I want to make love to you tonight." Husky ang boses nito habang nagpapaalam sa kanya na lalo pang lumapit at kinabig siya sa bewang. Nalanghap niya ang amoy alak sa mainit na hininga ni Sergio na naghatid sa kanya ng kakaibang init matapos mapadikit rito. Nakainom ang lalaki. May problema ba ito? Kung meron man, bakit hindi nito iyon sabihin sa kanya? Pero ano nga bang kaya niyang gawin? Napasinghap siya nang siilin siya ni Sergio ng mapangahas at mapanghanap na halik sa labi. Kasabay ang pagdama ng isang palad nito sa kabilang bahagi ng dibdib niya. Ramdam niya ang pagiging agresibo nito nang umangat siya sa kinatatayuan at isampay sa bewang nito ang magkabila ang hita niya. At sapo ang pangupo niya ng isang kamay nito habang nasa likod naman niya ang isa nitong palad. Malalaki din ang hakbang nito na dinala siya sa silid. Mas naging agresibo ang sunod nitong galaw nang maibaba siya sa ibabaw ng kama. Dama niya ang naghuhumindig nitong kahandaan nang ibaon siya sa higaan. Sergio! Impit na siyang napaungol na napasabunot sa asawa nang hindi sinasadya. Matapos nitong tanggalin ang maliit niyang saplot at sambahin ang pagkababae niya. Gigil na gigil ito sa kanya na halos durugin siya sa ibabaw ng kama. Dama niya ang marahas nitong ulos habang kagat ang labi niya. Pakiramdam niya, ibinubuhos nito ang buong pananabik sa kanya. Lupaypay siya ng lubayan
at iniwan ito pagkatapos na nagtungo sa banyo. Nanginginig ang katawan niya habang tumutulo ang luha. Ewan ko pagmamahal pa ba ang tawag sa uri ng pag-angkin nito sa kanya. Pero alam niyang malaki ang pinagbago ng lalaking minahal niya. Halos hindi na niya ito kilala. Sa pagod ay nakatulog siyang walang saplot. Binalot niya na lamang ng kumot ang kanyang katawan at itinago ang luha ang pisngi. Kinabukasan, maaga pa rin siyang bumangon upang ipagluto ng almusal ang kanyang asawa. Iniisip niyang okay na sila. Pasado alas 7, bumaba ito bitbit ang isang travel bag. Seryo, naghanda ako ng almusal mo. Salubong niya rito nakangiti. Sa office ako mag-aalmusal. Para siyang halaman sa paso na hindi nakita at basta na lamang nilampasan. Dire-diretso ito sa labas ng pinto. Uuwi ka ba mamaya? Hihintay. 1 week ako sa Batagwi kasama ko si Caroline. I have a business trip there. Tukoy nito sa secretary na pinutol ang sasabihin niya. Natigilan siya. Si Caroline din ba ang kasama nito sa buong magdamag noong hindi ito umuuwi? Tumarak ang sakit sa puso niya sa bulong ng isip niyang iyon, pero binaliwala na lamang niya. Mali ang naiisip niya. Pinanood niya itong umalis sa kanang hihinang pumasok sa loob ng bahay. May mali ba sa kanya? Kung meron man, sana man lang ay sabihin ito para alam niya at kung saan ilalagay ang sarili. Tumulo ang kanyang luha. Pumasok siya sa loob ng bahay at kumain mag-isa. Sanay naman siya eh. Mag-iilang buwan na ba? Isang buwan matapos magdesisyong iwanan si Seryo, ay natagpuan ni Anneli ang sarili sa palengke. Nagtitinda ng mga gulay at isda kasama ang kaibigang si Kitty kung saan siya tumutuloy ngayon dahil ulila na siya. May kamag-anak naman siya sa probinsya kaso malayo at mahal ang pamasahe. Gusto sana niyang bumalik sa pinapasukang patahian kaso sa medical results niya ay buntis siya. Kaya eto, magtsatsaga siya upang makaipon para sa panganganak. Mas okay na itong malayo siya kay Seryo para hindi na siya mahirapan pa at mabaliw sa kakaisip kung anong mali sa kanya at kung saan siya nagulang. Noong ayain siya nitong magpakasal, minahal naman siya nito ng sobra. Ang kaso, napakabilis nitong nagbago. Inisip na lamang niya na baka huli na nang narealize ng lalaki na iba ang gusto nito. Ngayon ay masaya na siya at ipinangako niyang kakayanin niyang buhayin mag-isang kanyang anak na hindi ito kailangan pa. Napabuntong hininga si Seryo nang tumambad sa kanya ang tahimik na kabahayan. Wala na ang asawa, maging ang iilang damit ito sa drawer. Bakas na umalis na ito, just like what he expected. Ano pa bang inaasahan niya matapos manlamig rito? Dama naman niya sa sarili na wala siyang nararamdaman para sa babae. Bihira na nga siya umuwi sa bahay dahil sa kondo na siya tumutuloy na nagkukunwaring may business trip. But the truth is, kasama niya roon si Caroline. Nagpapakalunod sila kapo sa isang kasalanan ng makamundong pagnanasa. Marahil ay naawa lamang siya kay Anneli noon, kaya niya ito pinakasalan. Noong madaanan niya ito one time sa isang kalsadang naglalakad na basang-basa galing sa work at naabutan ng ulan dahil wala itong masakyan, he was really attracted to her. Napaka-inosente na maganda nitong mukha. May nakakaakit na katawan. Aminado siya noong mga sandaling iyon na ninais niya itong matikman. Mayaman siya at walang sino mang babae tumatanggi sa kagwapuhan niya. Pero 17 lamang si Anneli at that time at siya naman ay 28. Ayaw naman niyang isiping pananamantala ang gagawin niya kaya hinintay niya itong mag-edad na 18 bago pinakasalan sa West para lamang matikman and it's done. Katulad ng mga babaeng dumaan sa buhay niya ay nagsawa siya at naramdaman niyang naghahanap siya ng ibang madadala sa kama. Until he meets Caroline, ang kaibahan lamang nito kay Anneli. Sanay ang babae sa pakikipagrelasyon, kaya okay lang sa babae maging mistress at aware sa kama. Kaya siyang paligayahin gamit ang mga labi nito. And now he realized na si Caroline ang mahal niya at hindi si Anneli. Kay Caroline siya magiging masaya. Gayong wala na ang babae, malaya na silang dalawa ni Caroline. Kumuha siya ng iilang gamit sa drawer niya. Isinilid sa kanyang travel bag at nagtungo sa kanyang kotse. Ngayong wala na sa buhay niya si Anneli, ay wala na rin siyang balak umuwi sa bahay na iyon. Binili lamang niya iyon para sa asawa at umuwi lamang siya para rito. At ngayon, wala na siyang dahilan para umuwi pa sa bahay na iyon.
Sa kondo siya titira kasama si Caroline. Isda kayo dyan! Fresh na fresh! Sigaw ni Anneli habang winiwisikan ng tubig ang mga nakalatag na isda. Nananakit ang kanyang balakang sa maghapong kakatayo sa palengke. Dahil magwawalong buwan na ang lumipas, simula nang umalis siya sa poder ni Serio. At isang buwan na lamang ay manganganak na siya. Kaya naman ganoon na lamang ang pagnanais niya makaipon ng pera. Bes, magpahinga ka na. Ako na rito. Buti pa imauna ka na sa bahay. Nag-aalala si Kitty sa ayos niya. Kita kasi nito na nahihirapan siya. Wag na, sasamahan na lang kita. Panigurado mahihirapan ka. Ang sabi niya rito. Oh, sige, pero umupo ka muna. Konti lang naman ang customer eh. Napilitan siyang umupo sa maliit na stool at pinanood na lamang muna si Kitty. Pasalamat siya dahil napakabait nito at tinanggap siya. Tuwang-tuwa pa nga si Kitty nang bumalik siya. Si Kitty ang pinaka-best friend niya bago siya nag-asawa. Sa totoo lang, ayaw nito kay Serio dahil mukha daw itong babaero. Pero hindi siya nakinig sa kaibigan. Bagkos ay nagpakasal pa rin siya sa lalaki dahil mahal niya ito. Tunay itong kaibigan na hindi siya pinababayaan. Lalo na ngayon magkakaanak na siya. Wala na rin siyang balak ipaalam pa kay Serio ang tungkol sa anak nila. Dahil napatunayan niya na wala talaga itong pakialam sa kanya. Lalo at hindi man lamang siya hinanap ng lalaki. Noong una, inisip niya na kung susunduin siya ni Serio ay sasama siya rito kung magbabago ang lalaki. Pero pagkatapos niyang umasa sa wala, natutunan na lamang din niyang tanggapin ang katotohanan na hindi siya mahal ng lalaki at wala siyang ibang maaasahan ngayon kundi ang sarili. Maya-maya ay dumagsa ang mga mamimili, kaya muli siyang tumayo upang magbenta. Umabot pa hanggang alas 8 ng gabi bago naubos ang kanilang isda. Ay, salamat! Bukas ay gulay naman ang ibibenta natin. Nakangiting saan ni Kitty habang nagliligpit ito. Muli ay nakaupo na naman siya sa isang silya. Naroon na naman kasi ang pangangalay ng balakang niya. Binilang na nila ang kanilang benta at ibinukod ang puhunan at ang gagastusin nila at ang tubo pambili para sa pagkain at iba pa. Ang sobra naman ay itatabi para sa panganganak niya. Malaki-laki ang kinita natin ngayon. Ano kaya kung magpahinga tayo bukas para naman makapamili tayo ng gamit ni baby? Tanong ni Kitty habang naglalakad sila pa uwi patungo sa kanilang inuupahang apartment malapit sa squatter. Dito rin sila nakatira dati ni Kitty pero ang kagandahan, nakalipat ito sa mas maluwag na silid kaya tig-isa sila ng kama. Nang umalis kasi sa pabrika si Kitty at nagdesisyong magtinda ng gulay at isda, ay malaki na ang kinikita nito sa palengke kaya nakalipat na ito ng malaking kwarto. Ayaw pa rin ito mag-asawa dahil sa hirap ng buhay at takot din na matulad sa kanya na nagmahal pero nasaktan lamang. Naririnig kasi siya nitong umiiyak noong bago lamang silang hiwalay ni Serio dahil sa totoo lang, sobrang nasaktan din naman siya sa sariling desisyon pero alam niya na tama ang kanyang naging pasya at wala siyang pagsisisihan kahit na konti lang. Lalo na ngayon na magkakaroon na siya ng inspirasyon sa buhay, mas lalo siyang magiging mas matapang at matatag. Kinabukasan ay sarado ang kanilang tindahan at nagtungo sila sa mall upang mamili ng mga gamit ni baby. Lalo siyang nanabik na makita ang anak. Bes, ang ganda nito oh! Bilhin natin! Napalingon siya sa gawin ng kaibigan. Abala kasi siyang maghanap ng lampin. Matamis itong nakangiti. Hawak ang kulay pink na baby dress. Lumabas kasi sa ultrasound na babae ang anak niya. Kaya alam nito ang bibilhin nilang kulay ng damit ng anak. Katunayan, may napili na itong pangalan para sa baby niya. At halos ito din ang pumili lahat ng mga gamit ni Alessandra. Iyon daw kasi ang magiging pangalan ng baby niya. Ang ganda nga, bes! Sinipat niya ang presyo niyon pero napangiwi siya na makitang mahigit 1,000 ang halaga ng magandang damit. Okay lang yan, bes! Para naman niya sa inaanak ko eh! Makulit na sabi nito at abo tenga pa ang ngiti. Pero bes, malaking bagay ang 1,000 para sa 1 damit lang. Napakamot na lamang siya sa ulo sa kawalang magawa nang isama nito iyon sa pinamili nila. Pagkatapos ay nag-aya na itong kumain bago sila umuwi ng bahay. Pagdating ay nagtulong din silang maglaba para bukas wala na silang aalalahanin pa. At lumipas ang mga araw hanggang sa dumating ang panganganak niya. Walang mapagsidlan ng tuwa ang puso ni Anneli pagkakita sa kanyang anak. Super cute nito mula sa mata, sa ilong, sa labi.
sa hugis ng mukha na hindi maunawaan kung bakit tumulo ang luha niya. Dahil habang tinititigan ang anak, sumasagi sa isip niya ang asawa at kung paano siya binaliwala at kinalimutan nito. Si Katie ay ganoon din kasaya sa pagdating ni Alessandra. Tulad niya ay naging emotional din ito pagkakita sa anak niya at ipinangako nito sa kanya na pareho silang tatayong magulang ng kanyang anak. Nang makalabas sila sa hospital, pansamantala ay ito muna ang nagtitinda sa palengke. Habang hindi pa niya kaya magtrabaho, siya naman muna ang gumagawa sa lahat ng gawaing bahay habang binabantayan ang mabait niyang anak. Madalas kasi naiiwan ito sa duyan, bihira umiyak kapag hindi naman gutom at hindi basa ang diaper. Pag-apak ni Alessandra ng 2 taon, saka pa siya nakapagtinda ulit habang dala-dala ang anak sa palengke. Siya lang yata ang may dalang baby sa palengke, kaya tuloy inuulan sila ng customer dahil sa kakyutan ng kanyang anak. Pakiramdam niya, napakaswerte niya rito dahil sa araw na iyon, 2:00 pa lamang nakauwi na sila ng bahay. Tama lang din iyon dahil ubos na ang kanilang ipon sa gatas at diaper ng anak. Kailangan niya magdoble kayod at ang pag-iipunan naman niya ngayon ay ang pag-aaral nito sa mga susunod na taon. Samantala si Sergio, pagkagaling sa office pasado 9:00 PM, ay diretso ito sa nightclub kung saan madalas siya dumadaan para aliwin ang sarili. Katunayan, kanina patawag ng tawag sa kanya si Caroline, bagay na ikinaiinis niya. Agad niya itong pinataya ng cellphone. 1 taon matapos silang magsama noon ni Caroline sa kanyang kondo, ay nakita niya ang malaking kaibahan nito kay Annelie at nasasakal na siya. Umalis ito sa trabaho bilang sekretary niya at nagwaldas ng pera na halos inuumaga sa bar, hanging with friends at umuwi kung kailan ubos na ang laman ng wallet. Simula nang umalis ito sa trabaho niya, nagsimula na rin itong magselos at pinagdududahan siya sa bawat lakad niya. Kahit nasa meeting siya ay tumatawag ito. Napakahirap nitong paliwanagan at parang batang hindi makaintindi and he felt so exhausted. Sawang-sawa na siya rito kaya nagpa siya siyang hiwalayan ito pero ayaw siyang tigilan lalong ayaw pumayag sa pakikipaghiwalay niya. Pero ano bang magagawa nito? Wala namang tumatagal sa kanya dahil madali siyang magsawa sa babae. At katulad ng dati, naghahanap na naman siya ng ibang mapaglalaanan ng oras. Nakangiting si Barbara ang sumalubong sa kanya pagpasok niya sa club. May-ari ito ng nightclub at ibinibida kaagad sa kanya ang naggagandahan itong mga babae. Pinahatid kaagad siya nito sa staff ng club patungo sa isang VIP room kung saan may malaking screen at doon makikita niya ang isang babaeng nagsasayaw sa stage. Pipili siya ng babaeng gusto niyang ikama pero wala siyang balak pang magbahay muli dahil sakit lamang ito sa ulo katulad ni Caroline. Lumipas at nanatili siyang nakaupo lamang sa sofa habang pinapanood ang mga babaeng sumasayaw sa stage. Suot ang maliliit na saplot, subalit wala pa siyang nagugustuhan isa man sa mga ito. Naghintay pa siya hanggang sa matapos ang isa pang tugtog bago nagpaakyat ng 2 bucket ng beer. Nang bumukas ang pinto, nakita niya ang isang babae na iniluwa mula doon. Seductive itong naglakad papunta sa kanya habang nagtatanggal ng suot na bra. Kagat-kagat ang labi at walang pakundangang umupo sa kandungan niya. Malamang, kagagawa na naman ni Barbara iyon. Ang sabi niya ay alak, pero bakit babae? Akong bahala sa iyo, Mr. Marvillion. Paliligayahin kita. Husky ang boses ng babae at nilapit sa kanya matatayog nitong bundok na walang takip. Mahahalatang sanay na sanay ito sa kama habang gustong-gusto naman niya. Naglingkis ang braso nito sa kanya na parang sawa at patuloy siyang inaakit. Gumwewang ang puweta nito at umindayog sa kandungan niya kasabay ang pagbaon ng mukha sa kanyang leeg. Napamura siya ng kagatin siya sa parting iyon at bahagyang tumawa sa reaksyon niya. Gusto niya tuloy itong bigwasan pero nagpigil siya. Sa totoo, naiinis siya sa babaeng ito. Kalaunan ay napaunat siya sa kinauupuan nang dukutin ito ang kanyang sandata matapos buksan ang zipper ng kanyang pantalon. Napangisi pa ito nang maramdamang hindi man lamang siya tinigasan. Tama, wala siyang init na nararamdaman sa kanyang katawan simula pa kanina, kundi pagkairita ang nararamdaman niya ngayon. Pero, hindi na wala ng pag-asa ang babaeng paligayahin siya. Ibinaba nito ang suot niya
at walang anumang isinubo ang kanyang 45. Lalo lamang siyang nairita. Uminit pang kanyang ulo. Bakit ba wala siyang gana sa bagay na yon? That's enough! Naiinis siyang itinulak ang babae. Mas gusto pa niya magsarili. Tumabas ka na rito. Ikuha mo na lamang ako ng beer. Utos niya na inayos ang suot na hinubad nito sa kaumayos ng upo. Napasimangot ang maganda nitong mukha bago galit na tumalikod. Mukhang hindi nagustuhan ng babae ang rejection mula sa kanya. Nagbuga naman siya ng hangin. Nagtataka lang siya sa sarili kung bakit hindi siya naaakit sa isang babae. First time iyong nangyari sa kanya. Matapos makaubos ng isang bucket ng beer, ay lumabas siya ng club at nag-drive pa uwi. Natagpuan niya na lamang ang sarili sa bahay nilang mag-asawa. Napangiti siya pagpasok nang makita maliwanag ang komedor. Naroon na pagnanais na makita si Anneli. Bumalik ito. Binalikan siya ng asawa. Nagmamadali siyang lumapit sa komedor at nakita niya nakangiti ito sa kanya na para bang inaantay siya. Buong pananabik ang naramdaman niya nang makita ito at malalaking hakbang ang ginawa niya upang makalapit sa asawa. Mabilis din niya itong ikinulong sa mga bisig niya. Ngunit para itong bulang naglaho. Mahina siyang napamura nang matuklas ang balintataw lamang pala niya iyon at hindi totoong binalikan siya ni Anneli. Nanghihina siyang napaupo sa isang silya. Bakit may pakiramdam siyang namimiss niya ito? Aaminin niya na sa mahigit 3 taong lumipas, parang walang nangyaring maganda sa buhay niya. Gusto niya itong makita, pero ang laki ng kasalanan niya sa pambabaliwala niya sa asawa. Naiisip niya na paano ba siya haharap sa kanyang asawa. Napakarami niyang babaeng ikinama kapag namimiss niya ito, pero sa huli, nagigising siyang mag-isa at hindi masaya. Siguro kung haharap siya rito, gusto muna niyang ayusin ang buhay niya para kapag nagkita sila, kaya niyang tanggapin ang pasya nito. Maagang gumising si Seryo at agad naligo. Pababa na siya ng hagdan nang may naalalang sumagi sa kanyang isipan. Si Anneli. Napabunting hininga siya nang maalala ang isang taon nilang pagsasama ng asawa na sinayang lamang niya. Wala naman itong ibang ipinakita at pinadama kundi pagmamahal, pero hindi siya makontento sa isang babae. Aminado siya roon. Tuloy-tuloy siya sa labas ng pinto pagkababa ng hagdan. Hindi na tulad ng dati na may naghahanda sa kanya ng almusal at lalong hindi niya akalaing darating ang araw na mamimiss niya ang mga sandaling kasama niya ito. Matagal na siyang pinalaya ni Anneli. Ginusto rin naman niyang iwanan siya nito at ngayong nag-iisa na lamang siya, ay pakiramdam niya, wala na siyang pamilya. Tinungo ka agad niyang sasakyan nang mabuksan niya ang cellphone na sa pag-aakalang may importante siyang tawag, pero si Caroline ang bumungad sa kanya. Ano bang kailangan mo? Irritable niyang tanong sa babae matapos isuot ang headphone. Seryo, I was waiting for you all night. Nasaan ka ba kasi? Umiiyak ang maarte nitong boses, kaya nakadama siya ng inis. Ito din ang isa sa pinaka-aayawan niya rito. Dinadaan siya nito sa drama. Matagal na siyang nakipaghiwalay sa babae, subalit para pa din itong lintang nakadikit sa kanya. Busy ako, Caroline. Huwag mo akong tawagan, please lang. Pagsisinungaling niya na pinatayan niya ito ng linya. Kahit na magpalaho pa ito ng iyak, sa totoo lang, malayong malayo ito sa asawa niya. Kung bakit na humalik siya ng sobra sa babae noon. Ayun pala, ay katawan lamang ni Caroline ang habol niya. At ngayon, sawa na siya rito, katulad ng mga babaeng dumaan sa buhay niya. Good morning, sir. Bati sa kanya ng kanyang secretary pagdating niya sa opisina. Abot ang ngiti nito hanggang tenga. Halata naman na nagpapakyut ito sa kanya. Siguro, kung katulad lamang siya noong una na mabilis pagdating sa babae, baka pinatulan niya ito. Ang kaso ay bigla na lamang siya nawala ng gana pagdating sa mga babae. Iisa ang inaasam niya ngayon, walang iba kundi ang asawa. Good morning. Hindi niya ito sinulyapan man lang na tumuloy sa kanyang table. Wala pang 5 minuto, may lumapag ng isang tasang kape sa executive table niya. Sinadya na itong umupo sa harap niya habang ipinapaliwanag ang schedule niya sa araw na iyon. Labas ang bukanan ng malusog nitong dibdib na kapag yumuyukod ay kita na niya. Napilitan siyang sulyapan ito upang manduhan na huwag papapasukin sa kanyang office si Caroline dahil panigurado na susugurin siya nito sa opisina
dahil ilang buwan na niyang tinitikis ang babae. Hindi nito matanggap na wala na itong nakukuhang pera mula sa kanya. Na alam naman niya na iyon lamang ang habol sa kanya. At di nga siya nagkamali sa kanyang hinala. Saktong paglabas ng kanyang secretary ay nagwala na ito sa labas. Marahas na naman siyang napabuntong hininga ng hangin. Nahihirapan siyang iwasan ito. Masyadong madikit ang babae. Pinag-iisipan muna niya magbakasyon kahit na ilang buwan lang para tahimik ang isipan niya. Habang si Anneli naman, sa mga sandaling iyon ay abala sa pagtitinda ng isda. Panay ang sulyap niya sa anak na nasa upuan at naglalaro. Wala kasi si Kitty dahil sumaglit sa kalapit na tindahan upang bumili ng gatas. Panay ang kausap niya sa anak na huwag itong malikot sa kinauupuan dahil tiyak niyang isang kilos lang nito ay dire-diretso ito sa ibaba. Mas hirap siya ngayong bantayan ng bata dahil malikot na ito, lalo na kapag nagtitinda siya. At kapag hindi pa nga nila nauubos ni Kitty ang paninda, ay inilalako pa nila ito. At syempre, kasama na naman niya ang kanyang anak. Sobrang hirap pero kinakaya naman niya dahil wala naman kasi siyang natapos para makahanap ng maayos na trabaho. Ngayong magtatatlong taon na si Alessandra, matakaw na ito sa gatas at halata naman sa katawan dahil napakalusog ng kanyang anak. Kinahapunan pag uwi nila ng bahay, agad niyang inasikaso ang mga labahin ng anak kahit napagod siya. Si Kitty naman ay nagluto, tulog naman ang kanyang anak sa duyan. Nagsasampay na siya ng madaanan si Pipay, kung bakit Pipay ang tawag nito sa mga taga-squatter dahil nagtatrabaho ito sa isang club. Kamuntik na nga maging Kepyas ang pangalan nito pero ganun man, mabait ang babae at ninang ito ng kanyang anak. Katunayan nga noong pinabinyagan niya si Alessandra ay halos ito na ang gumastos. Hindi lang talaga ito makaalis sa club dahil sugaro lang ama nito at may binabayarang bahay at lupa ang babae na ang sabi kapag nakapag-loan at tuluyang maangkin ang hinuhulugang bahay ay patitirahin sila ni Alessandra sa mansyon nito. Si Pipay ang uri ng nagtatrabaho sa club na merong mataas na pangarap sa pamilya lalo na at nasa kolehiyo na ang kapatid nitong babae at ang isa naman ay nasa high school. Kinakaya nito ang buhay mag-isa dahil wala nang ina ang babae. Maliban doon, pabigat pa ang ama nito. Mars, gising na ba si Ali? Nakangiting tanong nito. Inilapag dito sa may pasamano ang dalang plastic bag na kung hindi siya nagkakamali ay gatas at diaper. Sponsor kasi ito ng anak niya at nahihiya na siya rito. Minsan talaga, matumal ang benta ng isda katulad kanina kaya isang banyera lamang ang kinuha nila sa palaisdaan. Di pa nga iyon nauubos minsan. Nakutulog Mars! Salamat dito sa dala mo ha! Papasok ka na ba? Inginuso niya ang plastic bag na dala nito. Walang anuman Mars! Sayang nga eh! Kung hindi lang ako tinanggihan nung VIP ni Madam Barbara kagabi. Nako! Paniguradong 2 kilong gatas ang ibibigay ko kay Ali. Ang gwapo Mars! Sobrang bango! At ang laki pa ng kargada! Ang kaso ayaw tumayo! Sinabayan pa nito ng malakas na tawa ang malaswang sinabi. Sanay naman siya kay Pipay sa mga salita nito. At kahit ganoong klaseng trabaho ng babae, alam naman niya na merong pinagdadaanan ito at meron din pangarap na umalis sa pinapasukang club. Walang komento mula sa kanya dahil ang totoo, naaawa siya rito. Pero para sa kanya, kahit anong hirap ang pagdaanan, hindi niya papasukin ang ganong klaseng trabaho para lang kumita ng pera. Ilang sandali pa silang nag-usap ni Pipay bago ito umalis. Siya naman ay napabuntong hininga bago ipinagpatuloy ang pagsasampay saka pumasok ng bahay dala ang gatas at diaper na pang 1 linggo na ng anak. Madaling araw nagising si Anneli na inaapoy ng lagnat ang anak. Mahimbing itong tulog na hindi niya sinasadyang nakapa kaya napag-alaman niya na mataas ang lagnat nito. Naalimpungatan siya ng bangon. Alas 3 pa lamang iyon ng madaling araw at papunga siyang di malaman kung anong gagawin dahil sa pag-aalala. Nagtungo siya sa kusina at hinanap ang lalagyanan ng gamot pero wala nang kahit anong pwedeng ipainom para sa lagnat. Nagmamadali siyang kumuha ng basang bimpo at ipinahid sa anak. Mamaya na lang siya bibili ng gamot kapag maliwanag na panigurado naman siyang sarado pa ang mga butika. Nagsimulang umiyak si Alessandra habang pinupunasan niya ito. Nagising kasi ang bata. Maya-maya, nagising na rin ang kaibigan na nasa tabi lang din ang kama nito ang higaan nila. Bes, anong nangyari?
Inaantok pang tanong ni Kitty. Pupungas-pungas na, hindi pa maidilat ang mga mata. Kitty, may lagnat si Alessandra. Pag-aalala niya, kasalukuyan na niyang isinasayaw ang anak dahil ayaw huminto sa pag-iyak. Tawag ito ng tawag ng mama kahit na yakap-yakap naman niya ito. Ngayon lamang ito nilagnat ng ganoon kataas at nag-aalala siya. Napabalikwas ng bango ng kanyang kaibigan. Bigla kasi itong nag-alala. Ha? Mataas ba? Kinapanito sa likod ang bata, sa paa at sa noo. Naku, sobrang init niya, bes. Dali na kaya natin sa ospital. Problemado siyang tumingin dito. Eh, wala naman tayong pera, Kitty. May pera tayo! Bulalas nito. Halika na! Mataas ang boses nito dahil sa lakas ng iyak ni Alessandra. Kapwa sila natataranta. Inilapag muna niya ang bata upang kumuha ng bihisan ng anak. Habang si Kitty naman ay lumabas ng silid upang tumawag ng masasakyan nila. Panay ang iyak ni Alessandra na bumangon mula sa higaan. Namumutla ito at nagkakandaubo sa lakas ng iyak habang papalapit sa kanya. Ganoon na lamang ang gulat niya nang pangalawang hakbang ay natumba ito at nawala ng malay. Taranta na siyang napasigaw sa takot na may masamang nangyari sa anak. Agad niya itong binuhat at natatarantang kumaripas ng takbo palabas ng bahay. Hindi na niya ito binihisan, kundi binalot na lamang niya ng kumot na nasa higaan dahil mahamog. Naku, bes! Anong nangyari? Maging si Kitty ay nataranta na rin nang marinig siyang umiiyak. Bes! Si Alessandra! Tanging sambit na lamang niya at napahagulhol habang pilit ginigising ang anak. Naku naman! Diyos ko! Namutla din sa takot si Kitty. Kapo na silang taranta na tumatakbo sa may paradahan matapos nitong balikan ng wallet sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Sa kamalasan ay wala pa silang masakyan. Nakiusap na lamang sila sa isa nilang kapitbahay na may motor para madala sa hospital ang kanyang anak. Mabuti na lamang at pumayag ito dahil sa awa sa bata. Nadala nila ito sa pinakamalapit na hospital. Agad naman silang inatiman ng doktor at dinala sa emergency room ang kanyang anak. Naiwan sila ni Kitty sa labas na parehong umiiyak at nag-aalala kay Alessandra. Iniisip niya kung anong dahilan at bigla-bigla na lamang itong nawala ng malay kanina. Naalala niya nitong huli ay okay naman ang anak niya, magandang kumain at dumede. Biglaan naman yata. Nasapo na lamang niya ng kamay ang kanyang pisngi habang umiiyak nang maramdaman ang yakap ni Kitty. Naupo sila sa upo ang nasa gilid ng pasilyo habang inaantay ang resulta ng eksamen ni Alessandra. Pareho nila hindi alam ang gagawin ngayon. Ipinagdarasal na lamang niya na sana ay okay ang kanyang anak. Umaga na nang matapos ang test ng bata. Sa opisina ng doktor siya agad tumuloy upang magitla sa sasabihin nito. May genetic heart disease ang kanyang anak na karaniwang namamana daw sa miyembro ng kanilang pamilya at ang tawag rito ay hypertrophic cardiomyopathy, isa sa hindi niya maunawa ang sakit dahil wala naman sa kanilang pamilya ang ganoon, maaaring sa pamilya ni Sergio. Ayon sa doktor ay madadala ito sa treatment. If ever hindi ay maooperahan ng bata at ang pera na kailangan niya ngayon ay nagkakahalaga ng 100,000 piso para sa kaligtasan ng kanyang anak. Umiiyak siyang lumabas ng opisina ni Doc. Saan kamay niya kukunin ang 100,000 piso? Niyakap siya ni Kitty at kapwa sila nag-iyakan nang maibalita niya ang kailangan niyang halaga rito. Bes, iisa na lang ang alam ko na pwede mong gawin para mailigtas ang inaanak ko. Lumapit ka na sa ama ni Ali. Wala na tayong choice. Mariin siyang napailing. Kahit kailan, hindi siya lalapit sa lalaking iyon. Tiyak niyang kapag nalaman itong may anak sila, ay baka kunin ito sa kanya ang bata. Ayoko, Bes. Kahit mamalimos ako, hindi ako lalapit kay Sergio. Hindi na ako magpapakita pa sa kanya kahit kailan. At alam kong makakahanap ako ng paraan. Napapailing-iling siya. Pero Bes, hindi mo pwedeng patagalin ang treatment ni Ali. Maiwan muna kita, Bes. Hahanap lang ako ng pera, ha? Tumayo siya at lumakad palabas ng hospital na blanko ang kanyang isipan. Dumiretso siya sa mayamang incheck na kanilang suki. Maliban kasi sa lalaking ito ay wala na siyang mauutangan. Sana naman ay maawa ito sa kanya. Kahit natubuan na lamang niya, basta mapahiram lamang siya nito. Oh,
Hi, Anneli. What can I do for you? Bungad sa kanya ni Mr. Chua, nakangiti ito sa kanya kaya halos wala nang makita sa singkit nitong mata. Halatang hindi nito inaasahang naroon siya mismo sa harap nito ngayon. Halos isang oras pa siyang naghintay sa lalaki dahil sabi ng maid, nasa gym daw ito na halata naman dahil pawisan pa ang lalaki at namumula ang mukha sa pagod. Sa edad nitong 45 ay maganda ang katawan ng lalaki. Kasal sa unang asawa pero sa pagkakaalam niya ay hiwalay na. Mr. Chua, may sadya sana ako sa'yo. Importante lang ho. Nagsimula ng manubig ang kanyang mga mata nang sabihin niya iyon. Talagang tangay niya ngayon ng malaking problema. What is it? Tell me. Tinitigan siya nito. Kailangan ko kasi ng pera. Pwede mo ba akong pahiramin ng 100,000? Pag-aalangan niya. Nakita niya ang gulat nitong reaksyon. Alam niya kasi na hindi barya ang hinihiram niya. Kahit naman kalahati, ang importante, maipagamot niya kagad ang kanyang anak. Hahanapan na lamang niya ng para ng kalahati. Napahawak ito sa baba bago siyang initian. No problem, Anneli. You know, I can give everything to you in one condition. Sabi nito dahilan para mapangiti siya. Nabuhayan siya bigla ng loob. Ano ang kondisyon niyo, Mr. Chua? Ngiting tanong niya kahit na naluluha ang mga mata sa kaligayahan. Pakasalan mo ako, Anneli. Be my wife and I give you all. Tama lang na napaawang ang labi niya sa pagkagulat. Natagpuan na naman ni Seryo ang sarili sa club ng gabing iyon. Ilang gabi na rin siyang walang tulog. Sa ngayon, ipinapahanap niya ang kanyang asawa at willing siyang humingi ng tawad rito. Maibalik lamang ito sa kanya bilang siya naman itong may pagkukulang. Nagpaakyat siya ng beer katulad ng dati. Gusto lamang niya makatulog sa gabing iyon. Nakakadalawang bote na siya nang mapatingin sa malaking screen na nasa kanyang harapan. Tila kasi kilala niya ang babaeng nahihiyang sumasayaw sa stage habang natatabingan lamang ng maliit na saplot ang magandang hubog ng katawan nito. Nakaharang ang braso nito sa dibdib at ang isang kamay ay nakatakip naman sa tapat ng ibabang parte nito. Pero hindi iyon ang nakaagaw ng kanyang atensyon, kundi ang magandang mukha ng babae. Anneli? Usal niyang nag-init ang buong katawan. Dama niya ang pagsiklab ng kakaibang init sa mga ugat niya. Dito lang pala niya makikita ang dating asawa. Isa na pala itong babae na nagbibigay ng aliw. At bigla ay nabalot ang puso niya ng matinding galit. Dahil dito ay mabilis niyang ipinatawag kay Barbara ang babae. Habang nagsasayaw si Anneli sa harapan ng mga kalalakihan, ay tumutulo ang kanyang mga luha. Gagawin niya iyon para sa kanyang anak. Sa totoo lang, matagal na niyang pinag-isipan ang bagay na iyon matapos tanggihan si Mr. Chua. Hindi siya magpapakasal sa isang lalaking hindi niya mahal, lalo na at kasal pa siya kay Seryo. Sinabi niya sa kanyang sarili, si Alessandra na lamang ang pagtutuunan niya ng pansin. Bilang isang ina, nakahanda siyang gawin ang lahat sa paraang alam niyang tama at iyon ang tama para sa kanya. Matapos ang mahabang sayaw para kay Anneli, inulan siya ng customer. Lahat yata ay gusto siyang i-table ayon kay Pipay. Nang wala na siyang ibang malapitan, dito siya humingi ng tulong upang makahiram ng pera. Nagkataon naman na naihulog na nito ang lahat ng pera para sa bahay at lupa, kaya walang naipahiram sa kanya. Nagsuggest na itong magsayaw siya sa loob ng club dahil kaya niyang kitain ng 100,000 sa isang gabi kung magpapa-take out siya sa mga customer sa club, lalo na at galante ang iba kapag nagustuhan daw siya. At oo, nakahanda siyang magbenta ng laman para lamang sa kanyang anak. Sana ay maunawaan ni Alessandra ang gagawin niya balang araw kapag malaki na ito. Sinabi kaagad ni Barbara na may naghihintay na customer sa kanya sa VIP room at bayad na siya sa halagang kailangan niya. Bagaman kabado si Anneli sa kauna-unahang bagay na gagawin niya, ay tinungo niya pa rin ang nasabing kwarto. Desisyon niya iyon, kaya kailangan niyang lakasan ang kanyang loob. Mars, kaya mo yan! Pahabol pa ni Pipay, nasanay na sa ganoong gawain. Tinanguan na lamang niya ito. Sa VIP room, habang naghihintay si Seryo sa asawa, ay dinig niya ang mahinang katok mula sa labas. Nasisiguro niyang si Anneli iyon. Inubos niya muna ang natitirang laman ng isang boteng beer bago binuksan ang pintuan. Tumambad sa kanyang harapan ang mukha ng namimiss na asawa
at kita niya ang pamimilog ng mga mata nito sa pagkagulat matapos siyang makita. Nagbayad siya ng 100,000 para maangkin lamang ito sa gabing iyon. Nakakatawang isipin na si Anneli lamang ang kayang magbigay ng init sa nanlalamig niyang pagkalalaki. Dahil ngayon pa lang, gustong gusto na niya itong halikan, yakapin at angkinin. Seryo? Dinig niya ang panginginig ng boses nito, pero hindi niya iyon binigyan pa ng pansin. Pumasok ka na. Malamig niyang utos. May galit siyang nararamdaman para sa babae at kung bakit ito pinasok ang ganoong klaseng trabaho. Pero wala siyang karapatang manubat dahil siya naman ang may kasalanan. Siya ang may pagkukulang. Ano man ang dahilan nito sa pinasok na trabaho, ay wala siyang karapatang magtanong. Alam niyang sa puso niya, naroon pa rin ang babae pero tila nagkamali siya na minahal pa rin ito hanggang ngayon. Tila narigas naman sa kinatatayoan niya si Anneli pagkakita sa dating asawa. Sa lalaking kay tagal niya pinag-aralan kalimutan, hindi niya alam kung anong sasabihin. Bakit sa napakaraming lalaki, si Seryo pa ang nasa kanyang harapan ngayon? Pinaglalaroan ba siya ng pagkakataon? Pero ayon kay Barbara, ay bayad na siya ni Seryo. Ito ang sagot sa kaligtasan ng kanyang anak. Pagkatapos ng gabing iyon, kalilimutan niyang naging bahagi na muli ng buhay niya ang lalaking gusto na niyang kalimutan. Iyon na lamang ang iisipin niya. Napapalunok siya na humahakbang papasok sa loob ng malamig na silid. Dito siya aangkinin ni Seryo. Kaya mo to, Anneli. Para kay Ali. Bulong ng utak niya. Halos mag-init ang buong mukha niya habang sinisimulang tanggalin ang nakabalot sa kabuuan niya. Gusto niyang matapos na ang lahat upang makauwi na siya. Nakikita niyang walang kurap na nakatitig sa kanya si Seryo habang ginagawa niya iyon, kaya lalo siyang kinakabahan. Mahinang napamura si Seryo nang tumambad ang hubad na kabuuan ni Anneli sa kanyang harapan. Dama niya sa sarili ang matinding pangangailangan na ngayon lamang niya muling naramdaman. Ilang taon na ba? Marahan siyang napahakbang palapit dito bago ito hinapit sa bewang. Nakita niya ang alinlangan nito sa mga mata nang mapatitig sa kanya. Matagal niya pinagmasdan ang mukha nito. At miss niya ang asawa at hindi niya maitatago iyon sa sarili. Si Anneli lamang ang babaeng minahal niya ng ganito kahit na napakaraming babae ang nagdaan sa buhay niya. At kapag nawala pa ito sa kanya, ay ikakabaliw na niya. Hindi mapigilan ni Anneli ang mahinang pagsinghap at ang munting tinig na mula sa kanyang lalamunan nang siilin siya ng maalab at sabik na halik sa labi ng asawa. Daman niya kaagad ang pag-angat mula sa kanyang kinatatayuan nang buhatin siya nito at dalhin sa loob ng banyo. Mabilis itong nagtanggal ng damit na hindi pinakawalan ang labi niya at kasunod noon ay ang nakakapasong katawan nitong dumikit sa kanyang katawan kasabay ng tubig mula sa dutsa. Mistulang may isip ang braso niya na kusang yumapo sa leeg ng asawa at tumugon sa halik nito. Nagsimula na ring maglakbay ang palad nito sa buhoniyang katawan na nagbigay kilabot at kiliti na gumapang sa buhoniyang katawan. Daman niya ang kahandaan nito nang maramdaman ang paghagod ng labi pababa sa katawan niya. Sabik at mapaghanap. Para siyang nahihibang na napapakapit sa lalaki. Kailan ba siya huling naangkin ng asawa? Bakit nararamdaman niya ang pangangailangan niya sa mga halik na iyon at sa pag-angkin ito sa kanya? Aaminin niya na na-miss niya ito. Iyon ang nasa puso niya ngayon. Nagmistula na siyang lantang gulay nang mahagip ng labi nito ang kasalanan niya. Hindi kayang pawiin ang init na nararamdaman niya ngayon ng tubig na nagmumula sa shower na tumatama sa kanila ni Seryo dahil sa nagbabagan itong mga halik. Napaliyad na siya nang marating ang kasukdulan. Halos mabuwal siya mula sa pagkakatayo kung hindi lang siya mahigpit na yakap nito. Hindi niya napigilan na sambitin ang pangalan ng asawa nang tuluyang mag-isang kanilang katawan. Matapos ang mainit na tagpo sa kanila ni Seryo, nanginginig ang katawan na pinulot niya isa-isa ang damit at isinuot iyon. Palabas na siya ng pigilan ni Seryo ang kanyang braso. "Hindi ka aalis, Anneli." Mando ng lalaki sa kanya. Dilingon niya ito pero hindi niya matingnan sa mata ang asawa. Alam niya kapag ginawa niya iyon, matatalo siya dahil sa pagkatapos ng namagitan sa kanila ngayong gabi, napatunayan niya sa sarili na mahal niya pa rin ito. Pero hindi niya kaya makipagbalikan pa sa lalaki.
Nasa club na iyon si Serio, patunay na wala pang pagbabago sa lalaki. Ano pa bang inaasahan niya? Magpahanggang ngayon, babae pa rin ang nais nito. Umasa pa man din siya noong una na hahanapin siya nito pero nabigo siya. Nagdududa pa rin siya sa pagiging pabaya nitong asawa. Iisa lang ang mahalaga para sa lalaki. Ang sarili lamang nito at wala ng iba. Salamat, Serio. Pera mo lang naman ang kailangan ko. Tugon niya na matalim itong tiningnan at pahablot na binawi ang braso. Magbabayad ako ng kahit magkano pa, Anneli. Galit itong Saad na tumalim ang titig sa kanya. Hinapit siya nito sa bewang at sinapo ang pisngi niya. Anneli, kailangan kita. Bulong nito na nagsusumamo. Naramdaman niya ang mainit itong hininga sa leeg niya. Kasabay ang pino paghalik nito doon, paakyat sa pisngi niya, hanggang sa matagpuan na muli nito ang kanyang mga labi. Miss na miss kita, Anneli. Nahihibang nitong bulong. Buong lakas niya itong itinulak. Hindi pwedeng magpadala siya sa nararamdaman. Nakita niyang nasaktan ito sa ginawa niya pero hindi na siya interesado pa sa lalaking sakit sa kalooban lamang ang kayang ibigay sa kanya. Sapat nang mailigtas niya ang anak. Hindi niya kakayanin kung sa pangalawang pagkakataon ay sasaktan siya uli nito. Hindi na pinilit pa ni Sero na pigilan si Anneli. Bagkus, sinundan niya ito kung saan gagamitin ni Anneli ang pera mula sa kanya. Ayon kay Barbara, bagong salta si Anneli sa club. Katunayan ay siya ang unang lalaking customer nito. Kahit papano, ay natuwa siya sa bagay na iyon. Hindi niya hahayaang may ibang lalaking makahawak sa babae. Dahil pag nagkataon, handa siyang pumatay. 2 linggo ang lumipas at naging okay ang treatment ng anak niya. Tuloy-tuloy ang gamot nito, kaya makikita ang malaking recovery ni Alessandra. Katunayan ay pwede nang ilabas ang bata at sa bahay na ituloy ang pag-inom ng gamot. At iyon ang kanyang napagdesisyonan. Mas nakabubuti kung sa bahay ito magpagaling dahil hindi exposed ang anak sa iba pang may sakit sa loob ng hospital. Ano? Hindi makapaniwala si Anneli nang sabihin sa kanya ni Kitty na may nagbayad sa bill ni Alessandra sa hospital. Sigurado ka ba? Pero sino? Pag-uusisa pa rin niya sa kaibigan. Ngayon ang discharge ng anak at sa katunayan ay ready na ang kanilang mga gamit. Hindi ko alam, Bes. Kinausap ko nga ang doktor ni Alessandra pero hindi na raw nila saklaw ang tungkol sa bill kundi sa may-ari doon ng hospital. Hindi kaya alam na ng asawa mo na hindi pwede, Bes. Napataas ang boses niya sa pagtutol sa dapat nitong sabihin. Alam nitong si Serio ang customer niya sa club dahil nabanggit niya iyon sa kaibigan. Subalit hindi niya ito bibigyan ng pagkakataong madugtungan pa ang muling pagtatagpo nilang iyon dahil pag nagkataon, mapipilitan siyang iuwi sa probinsya ang anak upang mailayo lamang kay Serio. Sorry, Besa. Yung asawa mo lang talagang unang pumasok sa isip ko. Maliban kasi sa kanya. Please lang, Bes, huwag mo na siyang pagitin pa. Nakikiusap niyang usal na pinuto lang sasabihin ng kaibigan lalo at nakamata sa kanilang dalawa ang matalino niyang anak. Malakas ang pakiramdam nito at mahilig itong makinig sa usapan. Nakaupo sa ibabaw ng kama at ayaw kumarap sa pagkakatitig sa kanila ng ninang nito. Tumango si Kitty bilang tugon bago binalingan ang anak niya. Excited ka na bang umuwi? Tanong nito sa bata. Yes po, Ninang. Ang cute ng ngiti nito kaya naalala na naman niya si Serio. Napapailing siya sa pagkakatitig sa kanyang anak bago binuhat ang isang bag na puno ng gamit ni Alessandra. Si Kitty naman ay isinukbit ang isa pang bag na may lamang gatas, diaper at bottled milk ng anak. Hawak nila ito sa kabilang kamay na nilisan ng hospital. Nahigit ni Serio ang manibela habang tinatanaw ang paglabas ng kanyang mag-ina mula sa loob ng hospital. Naluluha siyang isipin na gusto niya mayakap ang anak pero wala siyang lakas na loob na lumapit rito. Sa halos 2 linggo na natatanaw niya lamang ito mula sa malayo, simula nang sundan niyang asawa ay lalo siyang nananabik. Nalaman niya ginamit ng babae sa anak nila ang perang nakuha mula sa kanya at niwala siyang kamalay-malay na may anak sila. Alam niyang galit sa kanyang asawa dahil sa pinabayaan niya ito maging ang kanilang anak. Pakiramdam niya ay wala siyang kwentang asawa. Solong pinalaki ni Anneli ang kanilang anak kaya wala siyang tapang na magpakita sa bata at magpakilalang ama nito. Kaya eto,
Kontento na lamang siyang tanawin ito mula sa malayo at umaasa na balang araw, maikukulong ito sa mga bisig niya. Sinundan niya ang kanyang mag-ina hanggang sa maliit itong tahanan. Hindi niya maatim na patirahin ang anak sa ganoon kaliit na lugar, samantalang nag-iisa lamang siya sa malaking bahay. Kailangan niya makausap si Annelie para sa kanilang anak. Kailangan niya makipag-ayos rito at sisiguruduhin niya iyon sa pagbabalik niya. Nang makapasok sa bahay ang kanyang mag-ina, ay saka siya umalis. Ipapalinis niya ang buong bahay para sa pagbabalik ng kanyang mag-ina. Pinaayos niya din ang magiging silid ng kanyang anak. Pinuno niya iyon ng mga laruan na siguradong magugustuhan ito. At ang unang hakbang na kailangan niyang gawin ay magpakilala sa anak bilang ama nito. Sa ngayon, si Kitty muna ang magtitinda sa palengke dahil hindi pa totally nakaka-recover ang anak niya. Habang naglilinis ng bahay si Annelie, napansin niya na may pumaradang kotse mismo sa tapat ng maliit na apartment na kanyang tinutuluyan. Mars! Sakto naman ang pagkatok ni Pipay. Kilala niya kasi ang boses nito at tanging si Pipay lamang ang tumatawag sa kanya ng Mars sa kanilang lugar. Dalawa lamang naman ang tumayong ninang sa binyag ng kanyang anak. Ito ay si Pipay at Kitty na parang magulang na rin ni Alessandra. Dahil dito ay hindi niya nabinigyan pa ng pansin ang itim na kotse. Pinatuloy na niya si Pipay. May dala itong maraming prutas at malaking supot. Ngayon ko lang nadalaw ang inaanak kong maganda. Paano kahapon? Pagkagaling ko sa club, nag-aya sa akin si Kulot na pumunta ng Green Hills. Kaya ayan, binilhan ko si Ali ng magagandang damit. Binilhan na rin kita ng bestida. Tumuloy muna ito sa kusina at ipinatong sa mesa ang dalang prutas. Sa kanilapitan si Ali na nanonood sa kanilang maliit na telebisyon. Tawa ng tawa ang kanyang anak dahil Tom and Jerry ang palabas. Hindi na nga nito napansin ang pagdating ng ninang. Pero agad din namang naglambitin sa leeg ni Pipay upang mag-thank you dahil sa pasalubong na damit at laruan ng bagong dating. Hanggang sa nagsukatan na ang dalawa ng magandang bestida nitong binili para kay Alessandra. Wow, Mamay! Ang ganda! Palatak ng kanyang anak kay Pipay. Mamay kasi ang tawag nito sa Mars niya. Pumailan lang ang tawa ng anak niya at nagpaikot-ikot pa sa harap nilang dalawa. Siyempre no, ibibilaban naman kita ng pangit. Humagik-hik naman ang anak niya. Oh, ito naman sa iyo, Mars. Isuot mo yan ha, dahil aalis tayo. Nangako kasi ako na kapag lumabas sa hospital ang inaanak ko, pakakainin ko siya sa Jollibee. Sabay abot ito sa kanya ng isang supot na may lamang magandang damit. Nagtatalo naman si Alessandra sa tuwa nang marinig ang sinabi ng mamay nitong Jollibee. Paborito kasi nito ang chicken at burger. May pagkakataon kasi na isinasama sila ni Pipay para lamang kumain sa labas. Nagkatawanan lamang sila pareho sa masayang reaksyon nito. Ang dami ko ng utang sa'yo, Mars. Palatak niya. Sira. Alam mo namang mahal na mahal ko kayo ng inaanak ko. Huwag ka na magdrama at baka mag-iyakan pa tayo rito. Go! Magbihis ka na. I'm sure magmumukha kang si Selena Gomez dyan sa bestidang binili ko para sa'yo. Muntik pa siyang maubo nang banggitin ito ang sikat na celebrity. Pero huli na nang tinawanan niya ito. Inip naman si Sergio habang hinihintay lumabas ang bisita ni Annelie sa bahay. Halos kasabay niya kasi itong dumating. Gusto niya makausap si Annelie na sila lamang dalawa tungkol sa kanilang anak. Inaantok siyang napasandal sa headboard ng sasakyan habang tinititigan ang orasan. Pero napatulala siya nang makita ang maganda niyang mag-ina na palabas ng bahay. Hindi niya maikurap ang mga mata sa pagkakatitig sa asawa simula nang lumabas ito ng pinto hanggang sa ngayon na naglalakad na ito na parang isang modelo ng damit habang tinatangay ng hangin ang mahaba nitong buhok na tila sumasabay sa bawat hakbang nito. Ang ganda naman yata ng asawa niya ngayon. May kikitain ba itong kadate? Subukan lang talaga ni Annelie na makipag-date at babasagin niya ang mukha ng lalaking yun. Ilang sandali siyang natulala bago napatingin sa anak nila. Pinaghalong mukha nilang dalawa ang anyo nito at naroon na naman ang pagnanais na mayakap ang anak. Taxi! Narinig niya sigaw ng kasama ng kanyang mag-ina. Tila ba pamilyar ito sa kanya? Di lamang niya maalala kung saan ito nakita. Isang baling tataw bigla ang pumasok sa kanyang isipan kung saan nga ba niya nakita ang babaeng kasama ngayon ng kanyang mag-ina at napamura na lamang siya na maalala ito. Paano na?
Baka lalong magalit si Annelie sa kanya. Tanghali na nang makauwi si na Annelie mula sa pamamasyal. Dahil sa kapo sa pera ay hindi niya magawa iyon sa kanyang anak. Wala kasi siyang ibang iniintindi kundi kung paano nila mairaraos ang buong maghapong gastos para sa gatas at diaper ng kanyang anak. Kapag kaarawan nga ni Alessandra, si Pipay ang madalas gumagastos pang Jollibee dahil kumakain lamang sila sa labas at nakikita niyang masaya naman ang kanyang anak. At lalo na ngayon na naggagamot ito. Hindi niya alam kung hanggang kailan matatapos iyon, pero kailangan niyang tipirin ang pera mula kay Sergio. Kung hindi, baka bumalik na naman siya sa club at hindi niya hahayaan pa na mag-cross ang landas nila ng dating asawa. Sa pagod ay nakatulog kaagad ang kanyang anak. Si Pipay naman ay dumiretso nang umuwi dahil kailangan pa nitong matulog. Ipinagpatuloy na niya ang kanyang naudlot na paglilinis ng bahay kanina. Nang matapos ay nagluto na siya ng kanin at ulam saka naglaban ng mga ginamit na damit ni Alessandra sa hospital. Pasado alas 3 ng hapon, saktong nagbabanlaw na siya nang makarinig ng mahinang katok. Sa banyo niya kasi piniling maglaba para hindi na siya maghakot ng tubig palabas. Sino? Naputol ang sanang tanong niya nang mapagbuksan ng matangkad na lalaki sa mismong harapan ng kanilang pintuan. Nanlalaki ang mga mata nang makilala ang lalaking ito. Annelie! Kumibot ang labi ng lalaking may hawak na bulaklak bago ngumiti na matamis sa kanya. Ngiting kayang pigtasin ang garter ng panty niya. Daman niya ang matinding kaba. Paano nito nalaman ang tirahan niya? Sa bagay, alam nga pala ni Sergio kung saan siya nito napulot dati. Lumipat lamang sila ng kwarto pero sa squatter pa rin siya nakatira. Matagal nagsugpong ang mga mata nila nang makitang bumaba sa dibdib niyang walang pangilalim na sapin ang mga mata nito. Nasa bahay lang naman siya at madalas hindi siya nagsusuot ng bra. Ano bang ginagawa mo ditong bastos ka? Umalis ka na! Sa galit ay hinapas niya sa mukha nito ang pinto pero mas maagap si Sergio na naiharang ang isang braso. Parang kidlat na pumasok ito at isinara ang pinto at bigla siyang kinabig. Miss na miss na kita, Annelie. Usal ng lalaki na siniil siya ng halik sa labi bago pa man siya muling nakapiyok. Sergio! Naghuhumiyaw ang utak niya sa pagtutol pero hindi ang kanyang puso. Ganun man, sinikap niyang paglabanan ang init na biglang gumapang sa buo niyang katawan mula sa nag-aalam nitong mga halik, maging sa mainit nitong bisig. Bitawan mo ko! Sinikap niyang ibaling ang kanyang ulo para makawala sa mga labi nito pero sinapun ng malakas na palad ng lalaki ang pisngi niya. Nang makawala ang isang kamay ay pinaghahampas niya ito sa braso. Ano bang ginagawa mo rito? Umalis ka na! Sa kaniya ito sinigawan. Ano bang klaseng tanong yan? Hindi pa obvious na hinahalikan ka? Nakangising tugon nito pero hindi siya nito binibitawan. Nananatiling nakapulupot ang kamay nito sa bewang niya. Ano bang karapatan mong halikan ako, aber? Naiinis niyang tanong na may kasamang irap. Siguro dahil asawa kita. Saka huwag kang masyadong maingay. Magigising ang anak natin. Miss na miss na kita, Annelie. Pagkasabi nito ay muli siyang siniil ng halik sa labi at daman niya ang pag-angat sa kinatatayuan nang buhatin siya nito patungo sa kwarto. Nataranta siya nang ihiga siya nito sa kama at dumagan sa ibabaw niya ang mabigat nitong katawan. Pigil lang isa nitong kamay sa may hulihan niya ang dalawang kamay niya at kahit anong panlalaban niya, wala pa sa kalahati ang kanyang lakas dito at hindi kayang madaig ang isip ng kanyang puso. Kaya kalaunan, nanghina siya at tumugon sa maalab na halik ng asawa. Saka lamang ito huminto sa paghalik nito sa kanya at tinitigan siya. Titig na may kasamang pakiusap. I'm sorry, Annelie. Ang laki ng kasalanan ko sa'yo. Bumalik ka na sa akin. Kailangan ko kayo ng anak natin. Please. Nakikiusap ito. Nag-init ang mga mata niyang tumitig dito. Sorry, Sergio, pero hindi na ako babalik sa'yo. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na mauulit ang paghihirap ng kalooban ko. At tuluyan ang nalaglag ang kanyang mga luha. I'm sorry, Annelie. Pangako ko sa'yo. Hindi na mauulit ang ginawa ko dati. Matagal na akong nangungulila sa'yo, Annelie. Halos mabaliw ako kakaisip kung paano ako haharap muli sa'yo. Please, I'm begging you. Niyakap siya nito at sumubsob sa leeg niya. Naramdaman niya ang pagtulo ng mga luha ni Sergio sa kanyang balikat. Ganoon man, mananatili ang kanyang pasya.
Hindi niya hahayaan pang masaktan muli nito. Ngayong alam na ni Sergio na may anak sila, hindi naman niya iyon ipagkakait sa asawa. Pero hanggang doon na lamang sila. Iyon ang itinatakbo ng kanyang isipan. Sorry Sergio, pero nakapagdesisyon na ako. Ayoko na. Hindi na ako babalik sa'yo. Matigas niyang saad, nagbago ang reaksyon ng mukha nito. Kung kanina emotional ito, ngayon naman ay nabahiran iyon ng hinanakit. Sige, tingnan natin Anneli kung pagkatapos nito, kaya mo pang humiwalay sa gagawin ko. Sa muli, ay siniil siya nito ng mapagparusang halik. Makukuha mong paulit-ulit ang katawan ko, Sergio, pero hindi ang puso ko. Pagsisinungaling niya, kung hindi niya lalabanan ang damdaming iyon, sa huli, siya na naman ang masasaktan. Sa sinabi niya ay natigilan ito, nagyayelo ang mga matang itinutok sa kanyang paningin. Mama! Naitulak niyang bigla si Sergio nang marinig ang boses ng anak sa kabilang kama. Nakaupo na ito at nakatitig sa kanilang mag-asawa at takantaka. Mabilis na lumayo sa kanya si Sergio upang lapitan ang anak. Nagpakilala ka agad itong ama ni Alessandra at hindi matatawaran ng sayang nakita niya sa mga mata ng kanyang anak habang niyayakap nito ang ama. Napaiyak pa nga sa galak ang bata at tinawag ka agad nitong papa si Sergio na naluluha sa kaligayahan. Nakita niya pamumula ng mga mata ng lalaki. Nalaman ko sa doktor ang kondisyon ng anak natin, sweetie. Alam mo bang sakit sa puso ang kinamatay ni Dad? Seryosong saad ni Sergio sa kanya. Tapos na siyang maglaba noon, kasalukuyan na siyang nagsasampay sa labas. Si Alessandra naman, malayang naglalaro habang nakaupo sa sofa. Pasulyap-sulyap lamang ito sa kanilang mag-asawa. Inirapan niya ito matapos sabihin iyon ng lalaki. Sa madaling sabi, ito nga ang nagbayad ng bill nila sa hospital. Sa bagay, sino pa nga ba? Magaling ng anak ko. So huwag mo nga akong tatawaging sweetie. Pagtataray niya. Alam kong dahil lamang kay Alessandra kaya ka nandito. Pero lilinawin ko lang sa'yo. Hindi siya nito pinatapos ng sasabihin niya dahil kinintalan siya nito ng halik sa labi. Hindi ako titigil, Anneli. Hanggat hindi ko nakukuha muli ang puso mo. Napaibig kita noon, kaya kaya ko rin gawin yun ngayon. Matapos siyang tukain, ay kinintatan pa siya nito bago binalikan ng anak na nasa sala. Sinundan pa niya ito ng masamang tingin. At kung bakit ba, tila kinikilig siya ngayon. Nako, umayos ka naman Anneli. Magpakipot ka naman ng konti. Saway niya sa sarili bago hindi mapigilang mapangiti. Nagsasampay nga pala siya. Bakit ba lumilipad ang utak niya? Pasado alas 5 dubating ang kaibigan niya at nagulat na makita si Sergio sa loob ng bahay dahil hindi pa umuwi ang lalaki. Ang sabi ni Sergio, hindi ito uuwi hanggat hindi sila kasama ni Alessandra. Kaya sabi naman niya, hindi sila sasama kaya umuwi na lamang ito. At ang lalaki, nakikipagmatigasan sa kanya. Hi! Bati ni Sergio kay Kitty pagpasok ng kaibigan sa loob. Natulala kasi ito pagkakita sa asawa niya. Pero sa huli, ay tila nahihiya nitong binati ang lalaki at pahila siyang dinala sa silid nila. Kasalukuyan kasing naglalaro noon si Sergio at ang anak nila. Bes, nagbalikan na ba kayo? Excited at kinikilig nitong tanong sa kanya na may kasamang sundot sa tagiliran. Tigilan mo nga ako. Hindi ko siya ganun kadali mapapatawad, no? Pinaningkita niya ito ng mata. Asus, sa gwapo ng asawa mo. Matitiis mo ba yan? Pasilip-silip ito sa labas ng kwarto kung saan naroon ang mag-ama. Ikaw din, baka mamaya sa pagmamatigas mo, maunahan ka pa ng iba. Pananakot pa nito. Teka nga, bakit ba parang mukhang kay Sergio ka na kumakampi? Naiiling siya bago na mewang sa harap nito. Eh kasi friend, iba na ngayon. May anak na kayong maaapektuhan sa pagmamatigas mo. At saka, hindi ka ba naawa kay Alessandra? Matagal na siyang nawalay sa ama. Isa pa, hindi yan pupunta dito para humingi ng tawad sa'yo kung hindi siya seryoso. Sermon ito sa kanya, alam naman niya iyon. Pero syempre, sinasamahan niya pa ng pagpapakipot para madala si Sergio sa ginawa nito sa kanya. Mahal na mahal pa rin naman niya ang lalaki pero dahil sa pagmamahal na iyon ay labis siyang nasaktan. Marami siyang hirap na tiniis kaya kulang ang isang araw sa paghingi nito ng tawad at panunuyo sa kanya. May ibibigay akong trabaho sa iyo sa office, Kitty. Bukas ay magbasa ka ng resume sa sekretary ko at siya na ang bahalang mag-train sa iyo. Habang kumakain sila ay saad ni Sergio. Marahil ay naawa ito sa kaibigan niya sa maghapong pagtatrabaho sa palengke. Ha?
Nanlalaki ang mga matang react ni Katie. Wala naman akong alam sa computer. Pagtanggi nito. Don't worry, matututo ka din. Nakangiting tugon ni Sergio. Napatingin siya sa gawin ng kaibigan at sinenya sa niya ito na pumayag na dahil malaking bagay ang tulong na iyon ng asawa. Sa dami kasi nang naghahanap ng trabaho ngayon, isa sa mga maswerte ang kaibigan niya na trabaho na mismo ang lumalapit dito. Naku, salamat Sergio. Alam mo, gusto ko naman talagang umalis sa palengke. Lagi na kasi akong amoy isda. Tuloy, hindi na ako makahanap ng love life. Idinaan na lamang ni Kitty sa biro ang nararamdamang hiya sa asawa ng kaibigan. Mahinang tumawa ang lalaki. Kalaunan ay naririnig na ni Annelie na nagbibiroan ng dalawa at nakikisali naman ang anak nila. Siya nga lang itong tahimik sa harap ng mesa. Matapos silang kumain, nag-abala pang tumulong si Sergio na magligpit ng plato, bagay na hindi niya inaasahan. Naiwan silang dalawa sa kusina dahil nagpresenta ang asawa na maghugas ng pinagkainan nila. Huwag mo sabihin na dito mo balak matulog. Inis niyang sinulyapan ng mabulang kamay ng asawa. Hawak nito ang sponge na pinapahid sa plato. Sa unang pagkakataon ay nakita niya itong maghugas ng pinggan. Siguro, kasama iyon sa tricks ni Sergio para mapatawad niya ito at mukhang bagay naman kay Sergio. Hindi magbabago ang isip ko, sweetie. Dito ako matutulog sa tabi niyo ni Alessandra. Talaga lang ha? Mainit dito. Walang aircon at malamok pa. Tinakot niya ito, baka sakaling tumalab at umuwi. Pero nginisihan lamang siya ng asawa, saka inilapit ang mukha sa kanya. Napaatras pa siya sa pag-aakalang halikan siya nito. I don't care at all. Basta nasa tapik ko kayo ng anak ko. Kung nag-aalala ka sa akin, then let's go home. Pahapyaw nito, inirapan na lamang niyang asawa. Wala akong pakisayo, Sergio. Kung ayaw mong umuwi, edi mamaluktot ka sa sofa. Paggalit niyang tugon na ipinagpatuloy ang ginagawa. Siya kasi ang nagbabalaw sa sinasabon nitong plato. Hindi kita susukuan, Annelie. Alam ko naman na mapapatawad mo din ako. At ipapakita ko na kayo lang ni Alessandra ang pinakamahalaga sa akin ngayon. Seryoso nitong usal. Hindi siya kumibo, pero sa gilid ng kanyang mga mata ay kikita niyang nakatingin ito sa kanya. Pagkatapos nilang maghugas ng plato ay inasikaso niyang pagpapatulog sa anak. Dilinis niya ito at binihisan. Mabilis namang nakatulog si Alessandra dahil tinabihan ni Sergio. Nakita niya pa na nakayakap ang anak niya sa ama nito. Natitigilan siyang napapatitig sa kanyang mag-ama na para bang gustong tumulo ng kanyang mga luha. Hindi niya lang kayang ipaliwanag ang sayang nararamdaman niya sa mga sandaling iyon. Sino bang mag-aakala na magkakasama pa ulit sila? Bes, baka naman matunaw si Sir. Napaigtad siya sa boses ni Katie sa kanyang likuran. Galing ito ng banyo at kakatapos lamang yata mag-half bath. Nakasuot na ito ng pajama at maluwang na t-shirt. Nakasukpit naman ang tawel sa balikat at panaypunas ng dulo niyo sa basang mukha. Hindi niya mapigilan ang emosyon ng lingunin nito. Natigilan pa nga si Katie nang makita siyang may luha sa kanyang mga mata. Alam naman kasi ni Katie kung gaano siya umaasa at mabigong suyuin ni Sergio noon. Ang saya ko, Bes, habang nakikita ko ang anak ko kasama ang ama niya. Hindi ko lang talaga inaasahan ng ganito. Pinahid niya ang luha at bumuntong hininga. Nauunawaan naman siya nitong tinitigan. Kaya nga, Bes, huwag mo nang pahirapan pag sarili mo. Nararamdaman ko namang seryoso si Sergio sa paghingi ng tawad. At saka, nandito pa rin naman ako para sa inyo ni Alessandra. Once na iwanan ka ulit ni Sergio, bumalik ka lang sa akin. Tatanggapin ko pa rin kayo ng inaanak ko. Pagkuhan ay niyakap siya nito. Ramdam niyang hinago dito ang likod niya na nagpagaan ng kanyang pakiramdam. So paano, Bes? Matutulog na ako ha. Kailangan kong mag-beauty rest dahil simula bukas, office girl na ako. Masaya ang boses nito nang maghiwalay sila sa pagkakayakap. Napangiti na rin siya. Sige, maliligo lang ako. Sabay silang pumasok sa silid at kumuha ng towel maging ang bibihisan. Nag-iisa lamang kasi ang banyo nila at nasa may kusina iyon. Si Kate naman ay nahiga na kaagad matapos mag-good night. Alam niyang pagod ito. Sweetie, mahinang boses ni Sergio kasabay ang katok. Nasa banyo kasi siya at kasalukuyang naliligo. Natigilan siya pero hindi sumagot. Can you open the door? Sabay na tayong maligo. Muli itong nagsalita at nahimigan niya ang naglalambing nitong boses. Sa muli ay hindi siya sumagot. Wala siyang balak makisabay dito.
Ilang sandali pang kinabahan siya nang marinig ang pag-click ng lock at kasabay ang pagbukas ng pinto. Paano naman kaya nito nabuksan ang pintuan? May lahing akyat bahay ba itong si Sergio? Nagkukumahog na siyang hablitin ang tawel na nakasabit sa gilid ng banyo upang takpan ang hubad na sarili. Subalit hindi siya nagtagumpay dahil pahablot iyong inagaw ng nakangising lalaki. Lumabas ka nga rito! Nagpipigil siyang sumigaw at baka maiskandalo ang mga natutulog sa kabilang kwarto. Nakatakip ang isang kamay niya sa ibabang parte ng kanyang katawan at ang isa naman ay sa kanyang dibdib. Walang babalang kinabig siya nito. Shh, don't talk, okay? Tinakpan ng isang daliri nito ang bibig niya nang subukan niya magsalita. Nanlalaki ang mga mata niya nang salubungin ang nagbabagang mga mata ni Sergio. Napapalunok na siya nang ilang sandali pa ay tinatanggalan nito ang isang daliri na nakatakip sa labi niya. Mahal kita, Alessandra. Iyon lang at daman na niya ang pagkakabuhol-buhol ng kanyang hininga matapos nitong tawirin ang isang dangkal na pagitan ng mukha nila at ramdam niya ang kakaibang lasa ng labi nito. Para siyang isinalang sa pugon matapos magliyab ang buong pakiramdam ng pagdikitin nito ang pangibabang parte nila. Hindi na niya alam ang sunod na naganap. Alam niya na kahit gaano man katigas ang pader na iniharang niya sa pagitan nila ni Sergio, ay kaya nitong gibain iyon, maabot lamang siya. At aaminin niya sa sarili na alipin siya ng mga bisig nito. Suko na siya. Mahal talaga niya ito at tama ang kaibigan niya. Kailangan niya magbigay ng pangalawang pagkakataon para sa anak nila. Pauwi na sina Annelie ng bahay ngayon kasama ang kanilang anak na si Alessandra. Kaya nakikita niya masayang-masaya ang mag-ama. Wala na siyang napagpilian kundi patawarin ng asawa. Gagawin niya ito hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang anak na nangangailangan ng kalinga ng isang ama. Pagdating sa bahay, sumalubong sa kanila ang isang maid na nagpakilalang Lucia. Halos kaedad lamang niya ito, taga-probinsya at single mother. Hindi siya nagtataka kung bakit maganda ang kinuhang maid ni Sergio. Likas na mahilig talagang asawa niya sa magaganda. Sana lang talaga ay nagbago na ito sa pagiging babaero. Puno ng paghanga ang nakita niya sa mga mata ni Alessandra nang tunguhin nila ang kwarto nito. Paano ba naman kasi? Napakaraming laruan at napakalawak ng kwarto nito, malayong malayo sa silid na pinagmula nila. Hindi na nito kailangang magpasalamat pa dahil kita naman sa mga mata ng bata ang sobrang kaligayahan maging sa mga mata ng ama nito. Kaya ko namang alagaan si Alessandra. Bakit kailangan mo pang kumuha ng maid? Nasa kwarto na sila ni Sergio at inaayos niya ang mga dala niyang damit mula sa apartment ni Kitty. Gusto sana niyang isama ang kaibigan, subalit ayaw nito at hindi naman niya ito napilit. Niyakap muna siya ni Sergio bago ito tumugon. Dahil ayoko mapagod ka, kaya si Lucia nang bahala sa gawaing bahay at ikaw, walang ibang aasikasuhin kundi ako lamang. Sabay ngiti na, kinintalan siya ng halik sa kanyang pisngi. Umakyat pa ang kamay nito sa magkabila ang braso, pero hindi niya iyon binigyan ng pansin na nagsalita. Eh bakit maganda? Pag-uusisa niya. Nag-iba ang anyo nito matapos silipin ang mukha niya. Ngayon ko lang nalaman na, silosa palang asawa ko. Tumawa ito ng mahina. Excuse me, hindi ako nagsiselos, no? Ngumiti lang ang asawa niya na tila hindi naniniwala sa kanya. Pero sa isip niya, huwag niya lang talagang makikita o malalaman na may ibang babae na namang kinakalantari si Sergio dahil hindi na nito makikita pang anak nila. Kinabukasan, maaga siyang nagluto para sa asawa. Ayaw naman niyang si Lucia pa ang mag-asikaso sa almusal ni Sergio dahil bilang asawa, gusto niya itong asikasuhin katulad noong dati. Ang aga niyo naman ho, ma'am. Puna ni Lucia sa kanya nang madatnan siya sa komidor. Nakasuot ito ng pek-pek shorts at manipis na sando. Hindi na nga ito nag-abalang magsuot ng bra or nakalimutan lamang dahil halatang kakagising lamang. Ako na bahala mag-asikaso sa sir mo. Saka Lucia, huwag kang haharap sa asawa ko na walang bra ha. Pagpapaalala niya rito. Hindi siya nag-aalangang sabihin iyon dahil lapitin ng tukso ang asawa niya. Kapag nagkataon, siya na mismo magpapaalis dito. Nakita niyang namula ang pisngi ni Lucia. Ay, sorry ho ma'am, di ko ho kasi napansin. Magbibihis lang po ako. Saka nagmamadali itong tumalikod. Tapos na siyang magluto
at nakapaghain na siya bago ito bumalik. Bagong ligo at amoy na amoy niya ang ginamit itong pabango. Kung kanina naka-shorts ito, ngayon ay nakabistida na ng maiksi. Pero hindi na niya iyon binigyan ng pansin. Naisip niya na sadyang ganoon lamang ito manamit. Ma'am, tawagin ko na ba si Sir sa kwarto niyo? Tanong ni Lucia sa kanya. Good morning, sweetie. Sakto namang paglabas ni Sergio sa kwarto nilang mag-asawa. Bagong ligo at bihis na. Napansin niyang inayos ni Lucia ang suot na damit sa kangumiti kay Sergio. Good morning, sir. Ang lambing na pagkakabati nito sa asawa niya. Good morning. Nilagpasan ito ni Sergio at nilapitan siya para kintala ng halik sa labi. Kumain na tayo? Malambing siya nitong inalalayan sa upuan bago binalingan si Lucia. Sumabay ka na sa amin mag-almusal, Lucia. Huwag kang mahiyari ito, ha? Just feel at home. Sabi ni Sergio sa babae. Salamat po, sir. Nagningning ang mga mata nito na umupo sa kabilang bahagi ng mesa malapit sa asawa niya. Ah, siya nga po pala, sir. Baling nito kay Sergio. Pwede po ba akong humiram ng pera sa inyo? Ipapadala ko lang ho sa amin. Kailangan lang ho kasi ng panggatas ng 8 buwan kong anak. Pagmamakaawa nito, sinulyapan siya ni Sergio upang makita ang reaksyon ng asawa. Walang problema. Iiwanan ko na lamang sa mama ang pera, okay? Nagsimula na silang kumain noon. Thank you, sir. Tumayo ito at ikinagulat niya ang biglang paglapit ni Lucia kay Sergio at walang pasubaling yumakap. Salamat, sir. Maraming salamat ho. Umiiyak ito at kulang na lamang ay kumandong sa asawa niya. It's okay, Lucia. Pagtatrabahuhan mo naman yun, di ba? Mabilis itong inilayo ni Sergio at napatingin sa gawin niya. Wala siyang kibo na hindi alam kung anong sasabihin. Alam niyang isa yun sa kahinaan ni Sergio. Di man lang nag-alangan ang babae na gawin iyon kahit nasa harapan pa siya. Nang bumalik ito sa upuan ay okay na ulit ang babae dahil nakangiti na ito sa kanyang asawa. Pero tila hindi na iyon napansin ng asawa niya. Hindi naman siya silosa. Baka madumi lamang talagang iniisip niya kay Lucia. Kumusta na kayo ng inaanak ko dyan, Mars? Habang inaasikaso ni Anneli ang anak, ay napatawag sa kanya si Pipay. Nakaalis na noon ang asawa at nasa veranda sila ni Alessandra at pinapakain ito ng almusal. Habang si Lucia naman ay naglilinis sa loob ng bahay. Okay naman kami, Mars. Salamat sa lahat, ha? Papasyal ako dyan bukas para ma-meet ko ang asawa mo, ha? Lagot sa akin yung asawa mo oras na inapi ka niya. Wala kasi akong pasok sa club mamayang gabi dahil may lakad ako bukas. Naglalambing din si Bunso. Gusto akong pumunta sa school. Pahayag nito. O sige, Mars, hihintayin kita. Pasensya na, ha, at hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Okay lang yun, Mars. Ano ka ba naman? At saka, tama ang desisyon mong bumalik sa asawa mo. Kawawa naman kasi ang bata, eh. Sinabi na rin sa akin ni Kitty na dahil sa asawa mo ay maayos na ang trabaho niya ngayon. Napangiti siya. Hindi pa niya na itatanong kay Sergio kung kumusta ang kaibigan sa bago nitong trabaho ngayon. Abala din siguro ito dahil hindi siya natatawagan ni Kitty. Pwede rin naman niya itong dalawin sa office upang kumustahin kung gugustuhin niya. Nang matapos ang pag-uusap nila ni Pipay, ay tapos na rin kumain ng kanyang anak. Binabantayan na lamang niya itong kumain, pero marunong naman itong sumubo mag-isa. Siya na rin ang nagpaligo sa anak niya. Pasado 2:00 ng hapon nang magpaalam si Lucia na aalis upang magpadala ng pera. Tapos na itong maglinis at maglaba, kaya pinayagan na niya. Kaninang umaga pa niya binigay ang 10,000 hiniram nito. Ang paalam sa kanya ng babae, doon ito matutulog sa tiyahin kaya may dala itong damit. Saktong pag-alis nito ay siya namang pagdating ni Pipay at wala pang 2 oras ay siya namang pagdating ng kanyang asawa. Abala silang nagkwentuhan ni Pipay nang makitang pumasok sa loob ng bahay si Sergio. Kita niya ang gulat nitong itsura nang mapasulyap sa kausap niya. Pa-slow motion pa itong lumapit sa kanya na para bang nag-aalangan. Nagdadalawang isip kung lalapitan pa ba siya o tutuloy sa kanyang silid. Si Pipay naman ay napakunot ng noo at napahawak sa baba na napatingala. Nag-isip na ewan, kaya naman inintroduce na lamang niyang kaibigan. Mar, si Sergio nga pala asawa ko. Nakangiti niyang binalingan si Pipay. Kaya lalo itong napakunot noo na napatitig kay Sergio mula ulo hanggang talampakan. Si Pipay nga pala kaibigan ko.
ninang ni Alessandra. Baling naman niya sa asawa na hindi nalang pinansin ang reaksyon ng kaibigan habang pinag-aaralan ang mukha ni Sergio. Wala naman kasing babaeng pinapalagpas ang kagwapuhan ng lalaki. Mukhang pati kaibigan niya ay napatulala sa asawa niya. Minsan ay iniisip niyang mahirap makapag-asawa ng sobrang gwapo. Nakakasira ng pagkakaibigan. Pero ibang nakita niya kay Sergio nang maglahad si Pipay ng kamay. Mukhang nawalan ito ng natural na kulay sa mukha. Nagkita na ba tayo, Sergio? Pagtataka ni Pipay, para kasing pamilyar sa kanyang mukha nito. Pero hindi siya sure. Sa dami ba naman kasi nang nakajugjugan niya? Of course, this is my first time I saw you. By the way, nice to meet you, Pipay. Dama ni Sergio ang pawis sa kanyang noong maging ang hilaw ng ngiti. Nag-iingat pa man din siya sa silosa niyang asawa, pero tukso namang kaibigan pa ng asawa niyang babaeng ito. Paniguradong maghahalo ang dekolor sa puti kapag matuklasan ni Annelie na dinilaan siya ng babaeng ito. Sweetie, magbibihis lang ako ha. Kinintala na niya ng halik sa labi ang asawa bago nag-excuse sa magkaibigan. Mahirap na at baka maalala pa siya ni Pipay. Sinundan na lamang ito ng tingin ni Annelie pag akyat sa hagdan. In fairness, Mars, ang yaman ng asawa mo. Mukhang malaki. Natatawa si Pipay na nakasunod din pala ito ng tingin kay Sergio. Ha? Malaki ang alin, Mars? Kunot noon niya. Malaki yung ano? Tinampal nito ang bibig. Ay, kalimutan na nga natin. Anyway, change topic tayo ha. Sabi na lamang nito. Tipid siyang umiti hanggang sa nilipad na sa ibang dimensyon ang usapan nila. Inabot pa nga ito ng gabi sa kanila dahil inantay ni Pipay magising ang kanyang anak. Nagsawa din muna ito sa pakikipagbanding kay Ali bago nagpaalam sa kanyang asawa. Bye, Mars! Bumayas ito sa kanya bago binalinga si Sergio. Bye, Sergio! Kaway nito sa asawa niya. Kinawayan lamang ito ng asawa niya pero hindi sinulyapan man lang. Busy ito dahil kausap ang karga nilang anak. Lumapit pa si Pipay kina Sergio at hinalikan si Alessandra. Kita niya ang pag-iwas ng tingin nito kay Pipay. Hindi ako makapaniwala na ganung klaseng babae ang ninang ng anak ko. She's not wearing properly. Hindi siya magandang halimbawa para kay Alessandra. Ayoko siyang makita pa rito sa loob ng bahay. Inis na sabi ni Sergio sa kanya pagkaalis ni Pipay. Napatingin siya sa gawin nito. Kasalukuyan na itong papasok sa loob ng bahay karga si Alessandra. Hindi mo naman siya pwedeng husgan dahil lang sa kanyang kasuotan. Sa club siya nagtatrabaho dahil wala siyang choice. Hindi man marangal, pero malaki ang naitulong niya sa amin ni Ali lalo at 4 na taon kaming nawalay sa'yo. Hindi mo na siya kailangan ngayon, Annelie. So avoid this kind of woman. Hindi ako komportabeng nakikita siya rito. May diin at tila galit ang boses ni Sergio. At hindi niya nagustuhan iyon. Naramdaman niyang uminit ang bunbuna niya. Okay, di ko na siya pupuntahin dito dahil bahay mo to. Pero huwag mo akong pagbabawalang makipagkita sa taong naging malaki ang ambag sa buhay namin ng anak mo noong wala ka. Bulyaw niya sa lalaki. Napailing ito at masama siyang tiningnan. Don't you see? Nag-aaway tayo dahil sa kanya. Yamot nitong usal. Problemadong napakamot sa noo at napahampas ang palad sa hangin. Hindi na rin siguro ako magtataka kung bakit naisipan mong pumasok ng trabaho sa club, Annelie, just because of her. Marahil kung wala ako doon noong oras na yon, pinagpiyestahan ka na rin ng mga lalaki. Bagaman hindi malakas ang boses ni Sergio, ay malaman iyon at tagos hanggang buto ang sakit. Nainsulto din siya sa narinig mula rito. Hindi niya alam kung bakit nag-init ang mata niya sa sinabi nito at nanikip ang kanyang dibdib. Malakas niyang sinampal si Sergio kahit nahawak pa nito ang anak nila. Naiinis siya. Hindi niya mapigilan ang emosyon. Palibhasa wala itong alam sa hirap na pinagdaanan niya ng 4 na taon. Huwag mo akong husgan, Sergio, dahil wala kang alam. Oo, inaamin kong pinasok ko ang trabahong iyon. Pero ginawa ko lang iyon para iligtas ang buhay ng anak ko. Dinuro niya ito habang hindi mapigilan ang luhang dumaloy sa kanyang pisngi. Padaskol niya rin kinuha si Ali mula rito dahil umiiyak na ito na makitang umiiyak siya. Inaalo niya ito habang paakyat sila sa loob ng kwarto. Nasipa naman ni Sergio sa inisang sofa. Bakit ba hindi niya makontrol ang sarili? Natatakot lang naman siyang magalit na naman sa kanyang asawa. Pero sa huli, nauwi pa sa away ang lahat.
Hindi rin kasi nawala sa isip niya ang selos na naramdaman pagkakitang nagsasayaw ito noon sa harapan ng maraming kalalakihan. Wala itong alam sa nararamdaman niya noong mga oras na iyon. Umakyat siya at sinubukang buksan ang pinto sa silid ni Alessandra, pero nakalock iyon. Hihingi siya ng sorry dito. Sa muli, susubukan na naman niya itong suyuin. Tuluyan na talaga niyang ibinaba ang pride pagdating sa asawa. Nawala na yata ang pagiging lalaki niya. Gumatok siya, pero hindi iyon pinagbuksan. Palilipasin muna niya ang tampo ni Anneli. Lumabas siya ng bahay tuloy-tuloy sa kanyang kotse at nag-drive hanggang sa makarating siya sa isang lugar. Kailangan niya ng alak para may lakas loob siya mamayang humingi ng tawad sa asawa. Pero naparami yata ang inom niya dahil halos hindi na siya makagulapay. Madaling araw na pala at liyong-liyo na siya na makauwi sa bahay. Naku sir, bakit naman kayo nagpakalasing? Agad siyang inalalayan ni Lucia na siyang nagbukas ng pinto para sa kanya. Si Anneli, tulog na ba? Tanong niya sa lasing na boses. Kahit naman lango siya at hindi makagulapay, alam pa rin naman niyang may tampuhan silang mag-asawa. Malamang sir, madaling araw na kaya. Pabalang nitong sagot pero tumatawa. Napaigik na lamang ito nang pareho silang mabuwal at madaga na niyang babae. Hindi na niya sinasadyang mayakap ito dahil hindi niya makontrol ang sarili sa pagbagsak dahil sa sobrang kalasingan. Namibigat ang kanyang talukap na gusto na lamang niyang matulog. Babangon na sana siya nang kabigin siya nito kaya napasubsob siya sa babae. Nagtataka siyang napatingin dito. Hindi niya nagustuhan ang ginawa nito. Sir, okay lang pa kung gawin ko to? Husky na tanong ng babae sa kanya. Hindi niya ito pinansin at sinikap niyang tanggalin ang kamay nitong nasa leeg niya nang idikit ni Lucia ang labi nito sa kanya. Seryo! Gulat na boses ni Anneli na ngayon ay nakatingin sa kanila ni Lucia. Pakiramdam niya ay nawala ang kalasingan niya. Naulinigan ni Anneli ang paggarahe ng kotse ni Seryo pasado alauna ng madaling araw. Wala siyang balak kausapin ito pero nag-aalala talaga siya lalo at madaling araw na ay wala pa kahit masama ang loob niya rito. Pilit siyang bumangon. Tulog na ang kanyang anak dahil katabi niya itong matulog. Ayaw niya kasing tumabi sa asawa. Naiinis din siya sa pag-alis nito sa halip na humingi ng tawad sa kanya. Sa tingin ba nito, siya pa itong manunuyo? Hinahanap ito ni Alessandra kanina pero ang sabi niya, nagtatrabaho si Seryo para may maidahilan lamang siya sa anak kahit hindi naman. At ganun na lamang ang gulat niya nang makitang nakapatong ito kay Lucia ngayon. Seryo! Pakiramdam niya ay naghari ang galit at sama ng loob niya sa pagsambit sa pangalan nitong iyon, lalo pa at naghahalikan pa ang dalawa. Nagdidilim ang kanyang paningin. Gustong gusto niya magwala, subalit nagtimpi siya sa abot ng kanyang makakaya. Ma'am, naku, pasensya na, tinulungan ko lang ho si sir na maglakad kaso, nabuwal ho kami. Mabilis na paliwanag ni Lucia sa kanya habang tumatayo. Sa sobrang kapal nga ng mukha nito, ay nagawa pa nitong alalayan ang tila lang tanggulay niyang asawa. Nakahawak ito sa matipunong braso ni Seryo at ang kuneho hindi makagulapay. Ang sarap nitong lagyan ng black eye sa magkabila ang mata. Ako nang bahala sa kanya. Inagaw niya si Seryo mula rito. Hindi niya alam kung galit ang boses niya at kung galit man ay wala siyang pakialam. Siguro kung hindi lang talaga madaling araw, baka pinalayas na niya kaagad si Lucia. Or kung hindi siya nagtitimpi, gusto niya itong kalbuhin. Pero hindi niya ito gagawin sa babae, kundi kay Seryo. Sweetie, I'm sorry. Mahal na mahal kita. Kayo ni Ali. Yakap sa kanya ni Seryo, kaya napatingin sa gawin nila si Lucia. Lasing na lasing ang boses nito. Hindi niya pinansin ang sinabi sa kanya ni Seryo na inilalayan ito paakyat. Bukas pag hindi ito lasing, magtutuo sila at bukas rin ay hahatulan niya si Lucia. Alam niya na ngayon ang ibig sabihin ng palihim nitong tingin kay Seryo, lalo na ang pagsusuot nito ng maiiksi. At talagang nanghiram pa ng 10,000 para lang hindi mapalayas dahil may masama pala itong plano. Pagdating sa kwarto, halos kalalapag niya lang sa lalaki sa ibabaw ng kama ay naghihilik na kaagad ito. Bumalik na lamang siya sa kwarto ng anak at doon na lamang siya natulog. Hinayaan niya itong matulog nang hindi nagbibihis. Kinabukasan, pasado alas 9 na siya nagising.
Napuyat lang naman kasi siya kagabi dahil sa kanyang asawa. Bumangon siya at nagtungo sa banyo upang mag-ayos sa sarili. Tulog pa rin ang anak niya. Plano niyang umiwas sa araw na iyon para magpalipas ng matinding hinanakit sa ginawa ni Sergio kahapon at sanadat na niya kagabi sa dalawa. Akala niya talaga magiging maayos ng pagsasama nila ni Sergio na tama ang desisyon niya na sumama pabalik sa bahay nito. Pero sama pa rin ang loob ang makakamta niya. Good morning, sweetie. Saktong paglabas niya sa banyo ay nasa kwarto ni Alessandra ang asawa. Nakasandal ito sa pinto ng banyo at nakangiti na para bang walang kasalanan sa kanya. Ano ginagawa mo rito? Galit niyang tanong. Akala niya ay nasa office ng lalaki dahil tanghali na. Sa halip na sumagot ay niyakap siya nito pero nanulak siya nang maalala ang nasaksihan niya kagabi. Bitawan mo nga ako! Nagtitimpi siyang sumigaw at baka magising ang anak nila pero nakakuha ng pagkakataon si Sergio upang siilin siya ng halik sa labi at buhatin siya patungo sa kwarto nila na hindi pinaghihiwalay ang labi nila. Nagkakawag ang paa niya pero nakapulupot ang matigas itong braso sa kanya kaya hindi siya makagalaw. Naging mapangahas ang halik nito nang mailapag siya sa ibabaw ng kama. Please, sweetie. I'm sorry. Sa kabila ng paghalik ay bulong nito. Alam ni Sergio ang kahinaan niya. Alam nitong hindi niya kayang paglabanan ang init ng mga halik at yakap ng asawa niya. Dahil sa tuwing tatangkain niya ay nabibigo lamang siya. Nangingibabaw ang pagmamahal niya rito. Nananaig ang puso kaysa sa isip. Dama niya ang pag-alpas ng kakaibang tinig mula sa kanyang lalamunan at pag-arko ng katawan nang walang paalam na humaplo sa gitnang bahagi ng hita niya ang mainit itong palad. Mas lalo pang naging mapaghanap ang mga labi ni Sergio. Halos makagat na siya sa panggigigil nito sa mariing halik. Pigil niyang nahawakan ang kamay nitong pinasok na ang loob ng andis niya. Humihingal siya na parang hinahabol ng 10 kabayo. Galit siya sa asawa. Pero bakit nararamdaman niya pangangailangan ng katawan niya? Tiyak pagkatapos nito ay okay na ulit sila na parabang napatawad na niya ito sa matinding kasalanan sa kanya katulad noong mga nakaraan. Hindi pwede. Kahit papano hindi pa rin siya nawawala ng sariling huwisyo. Nakakapag-isip pa rin siya ng maayos hanggang sa bumaba ang halik ni Sergio sa dalawa niyang bundok pababa sa puso niya. Nag-init ang magkabila ang pisngi niya dahil tuluyan na siyang nakalimot. Nawala ng lahat ng galit at hinanakit niya matapos itong paghiwalayin ng tuluyan ang dalawa niyang hita. Pinaalis ko na si Lucia, sweetie. Dinig niyang sabi ni Sergio matapos ang mainit na tagpo sa pagitan nila. Ayun, naalala na naman niya ang galit rito. At kahit humihingal pa, ay binigyan niya na ito ng isang malakas na sampal sa mukha. Wait, para saan yun? Maanghang nitong tanong. Tanungin mo yung sarili mo! Irap niya rito habang iniisa-isang isuot ang saplot na hinagis nito kung saan-saan. Pero hindi siya nito hinayaang magbihis. Kinuha nito muli ang damit na pinulot niya at inihagis malayo sa kama't kinabig siya. Let's talk. We have to fix this, okay? Pigil nito ang dalawa niyang kamay at ipinilupot nito sa hita niya ang dalawa nitong hita. Nakagapos na siya ngayon sa katawan ng asawa. Hindi siya halos makakilos. Magtatapang-tapangan na lang siya, lalo at pareho silang walang saplot. Walang katapusan ng init na nararamdaman niya kapag nakakulong siya sa bisig nito. Lagi na lamang siyang pinagkakanulo ng kanyang katawan, nanghihina siyang napatingin dito. Fix mo yung mukha mo, Sergio. Pati maid natin pinapatulan mo. Galit ako sa'yo. Pumiyok ang boses niya sa pag-iyak. Kitang-kita niyang naghahalikan ng dalawa kagabi at masakit yun sa kanya. That's why I fired Lucia. Trust me, sweetie. I swear to God, hindi ko siya hinalikan. Siya yung umalik sa akin. Hirap nitong paliwanag, lalo pa siya nitong niyakap. Please, Annalie, forgive me. Pagmamakaawa pa nito, mukhang nagpapauto na naman siya kay Sergio nang makita ang sinseridad nito sa mga mata. Hindi pumasok sa araw na iyon si Sergio sa office kundi namasyal sila sa mall dahil ayon sa lalaki ay babawi ito. Ibinili na lang nito ang lahat ng gagawin sa secretary. Ang kagandahan ay bumabawi naman kaagad ang lalaki kapag may kasalanan ito ngayon sa kanya. Hindi katulad noon, kaya wala talaga siyang choice, kundi ang patawarin ito sa nakitang pakikipaghalikan kay Lucia. Siguro isa na rin sa mga dahilan niya si Alessandra.
Ayaw niyang maramdaman ng kanilang anak na may hindi sila magandang pagkakaunawa ng ama nito. Mas maaapektuhan ng bata. Seryo? Ikaw ba yan? Galak na tanong ng isang boses babae. Kumakain na sila noon sa isang restaurant. Pasado alas dos na ng hapon at tapos na silang mag-shopping. Nakita niya itong nilingon ni Seryo at napangiti ang lalaki pagkakita sa babaeng nakaluwa ang dibdib at parang suman sa suot na sobrang sikip. Basta babaeng nagbibigay ng atensyon sa asawa niya, lalo at hindi niya kilala, ay naiinis siya at gusto niyang isumpa. Kasama na ang babaeng ito dahil bigla na lamang ay bumeso sa kanyang asawa. Sino naman kaya ito? Pati ang kanyang anak ay napatingin sa babaeng humalik sa kanyang asawa at nagtatanong ang mga matang itinutok sa kanya. Nagpakilala itong Tracy sa kanya at si Seryo naman ay bahagyang lumayo sa babaeng halatang may gusto sa lalaki. Classmates pala ito ni Seryo noong college. Saglit lamang namang nag-usap ang dalawa. Nilapitan nito ang iba pang kasamahang kababaihan na nagpakilala din kay Seryo. Kinuha pa nga nito ang number ng kanyang asawa pero dahil naroon siya ay nag-alangan namang ibigay ni Seryo. Nakita kasi nito kung paano nanulis ang nguso niya. Bakit pa kasi sila lumabas ng bahay? Dapat ay ikinulong na lamang niya ito. Mag-aaway na naman ba tayo, Anneli, dahil sa nangyari kanina? Pagdating sa bahay ay padabog nitong tanong sa kanya. Hindi niya kasi ito kinakausap. Simula pa nang umuwi sila hanggang sa kanilang pagdating, ayaw niya na lang mag-comment. Subok na siya na hindi mawawalan na makakati sa paligid ni Seryo. Inihahanda na nga lang niya ang sarili sa mga susunod pang pagkakataon na katulad noon. Umiling siya bilang tugon sa tanong nito at inasikaso na si Alessandra at binihisan ng pantulog. Paglabas niya sa silid ng anak ay nasa sala ito at may kausap sa telepono na agad ibinaba pagkakita sa kanya. Sekretary ko, baka isipin mo na naman na isa sa mga babae ko. Pinangunahan na siya nito, nakangiti pang nilapitan. Hindi niya ito pinansin na nagtuloy sa kusina. Wala na siyang maid kaya siya na ulit ang gagawa ng gawaing bahay. Mas okay na rin iyon kesa naman hindi matahimik ang utak niya. Naramdaman niyang sinundan siya ni Seryo sa kusina at ibinulsa ang cellphone na hawak kanina. Saka tinulungan siya sa ginagawa. Simula ngayon, sweetie, magkatuwang na tayo sa mga gawain kapag nasa bahay ako. Gusto ko sanang mag-hire ulit ng maid. Kaso, baka pag-awayan na naman natin. Okay ba yun sa'yo? Nakangiting tanong nito sa kanya. Sinulyapan lamang niya ito. Mukha itong mabait kapag ganun ang ora. Wag na, kaya ko na ang lahat ng gawaing bahay. Pagod ka na nga sa office tapos pagod ka pa sa bahay. Tugon niya. Basta Anneli, wag na tayo mag-aaway ha. Mahal na mahal kita. Niyakap na siya nito at hinalikan sa pisngi. Napabuntong hininga siya at gumanti na lamang ng yakap. Ayaw din naman niya mag-away pa sila dahil lang sa mabababaw na rason. Iiwasan na lamang niya ang magselos. Lumipas pa ang araw at buwan hanggang sa dumating ang kaarawan ni Alessandra. Tanging si Pipay lang naman ang inimbitahan niya at si Kitty. Kasama nito ang nobyo na ipinakilala sa kanilang mag-asawa. Ikaw, Mars, ha? Kaya pala madalang kang dumalaw sa amin dahil dumalove life ka na? Tudyo pa ni Pipay kay Kitty. Saka lang sila nakapagsolo pagkatapos ng birthday party. Kasalukuyang nag-uusap ang nobyo ni Kita at si Seryo. Eh bakit naman kasi hindi ka maghanap ng sayo? Sagot naman ni Kitty kay Pipay. Sa tingin mo ba ay may magseseryoso pa sa akin? Sauri ba naman ang trabaho ko? Tugon naman ni Pipay. Oo naman no, sa ganda mong yan. Si Kitty iyon na sumeryoso. Totoong maganda talaga si Pipay. Pero sa uri ng trabaho nito ay maraming humuhusga rito. Alam nyo, wala akong plano mag-asawa at mag-boyfriend. The good news, aalis na ako sa pinapasukan kong club dahil nabayaran ko na ang bahay na hinuhulugan ko. Alam niyo kung bakit? Nagkaroon kasi ako ng foreigner na customer kagabi. Madatong, kaya ayon, binigyan niya ako ng malaking pera. Nagkatingin na sila ni Kitty at pareho natuwa sa ibinalita ni Pipay. Alam naman niya na isa yun sa pinapangarap nitong magandang buhay. Alam niya na matagal na nitong pinapangarap na makaalis sa club. Halos magkaiyakan pa nga sila na magyakapan. Ang kaligayahan ng isa ay kaligayahan nilang magkakaibigan. Mananatili iyon hanggang sa kanilang pagtanda. Naging maayos naman ang kanilang pagsasama ni Seryo sa mga sumunod pang araw. May mga tampuhan pero napag-uusapan naman nila ng maayos. Kahit naman papano,
mabait ang asawa niya. Hindi lang talaga niya maiwasang magselos kapag may pagkakataon na hindi sinasadya na nilalapitan ito ng ibang babae. Pero pinipigilan na lamang din niya ang sarili dahil alam niya na walang magandang maidudulot ang pagseselos niya. Basta ang mahalaga ay loyal na ito ngayon sa kanya at nangakong iiwas sa tukso. At napatunayan naman niya iyon sa matagal pa nilang pagsasama. Lalo na ngayon na madadagdagan na ang kanilang anak. Congratulations, Mrs. You're pregnant! Sabi ng doktor na nag-atima sa kanya. Sinamahan siya ng asawa sa OB-GYN sa araw na iyon. Ilang araw niya na kasing napapansin na pabago-bago ang kanyang pakiramdam. Matapos iyon sabihin ng doktor ay nagkatinginan silang mag-asawa at nagpalitan ng ngiti bago siya nito niyakap. Walang katapusan ito nagpasalamat sa kanya at paniguradong isa na naman itong magsisilbing daan upang mas lalo pang maging matibay ang kanilang pagsasama tungo sa susunod pang bukas.